Serbisyong Puntahan ng Bayan at DWPM Radyo sa Istranta kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras 8:04. Hanap mo ba'y usapang light and easy sa oras na hindi busy? Masayang katandem sa inyong hapunan. Kasalo sa balitaan. Kasalo sa kwentuhan. At panalo sa mga trending na chikahan. Kulitan. Mga saloobin. At payong kaibigan. Kasalo! Kasalo! Kaya pala nakikipaglaban talaga ako. Muntik lumabas ang esophagus ko. Oo, makikita pa sa ano, no? May music pala. Ito ho yun. Pag itinaas po iringga niya rin. Pag ibinaba. Anong kabaligtad na ng ganire? Gayon. Pagayong gayon. Pagayon gayon. Ganire. 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 O kaya pagano. Sa probinsya kaya nila, ano kaya? Dinika. Paroon ka. Parine. Parine. May mga ganyan, di ba? Batangas yata yun. Oh, yung nagagapit ng mga Gen Z ngayon. Oh. Come here. Yeah. You. Go there. Go come there. Here. Yes. Magandang. Ay, samahan po ninyo kami ni Papa Awal hanggang alas 10 po tayo ng gabi ngayong araw po na ito ng Biyernes. Sali ho kayo ha sa ating kwentuhan, sa ating talakayan. Mamaya syempre inyong mga SF-SF entry. Babasahin po natin miya-miya. Tuloy-tuloy po ninyo kaming napapanood sa Sky Cable Channel 26, sa Converge Vision Box, GSAT, Cabling, Sinag. Siyempre, nandyan po ang 183 cable providers sa buong Pilipinas. At siyempre, napapanood po tayo sa buong mundo via the Filipino Channel. Naku, yung mga nakakakiskisang siko natin sa mga airports. Mm-hmm. Sinasabi niya, uy, live and alive kayo sa amin sa TFC Kalinaw. Tuwan-tuwa. We love you, TFC! At ganun po sa I1TFC, mag-subscribe po kayo dyan. Ha? Maganda nga, para kayong ano monitor ng network. Mm-hmm. Meron ka ng TFC dyan, may I1TFC ka, may tele radyo serbisyo ka sa ganyan na ano kayan, di ba? BBC, CNN, sakto. Kasalo. Ay, ganyan. Tayo yung pinakamalaki. Diba? Yung iba sa America, tsaka sa Europe, tsaka sa Canada, sa kitchen, iba TV doon. Nandun tayo sa teleradyo servisyo. Tapos yung 24 iba, hours. Hindi naman kinakailangang nanonood lagi. Yes. Basta umaandar lang siya. Ginawang radyo ang... teleradyo. Mm-hmm. Nakakatuwa. At syempre, bukod po dyan, ay malinaw na napapakinggan po tayo sa DWPM Radyo sa East 30 sa inyong talapitan, 630 kHz, KHZ. Ganun po ah. Tapos subscribe na po kayo, follow nyo po kami sa teleradyo servisyo, 630K plus na po ang aming subscribers, tsaka sa mga social media handles namin. Me, Instagram, Facebook, tugdogan nyo please. YouTube, meron din ako, tsaka X at OwlPass. Ako po naman, hanapin ninyo aking X handle na at Johnson Manaba. Magbabasa po tayo dun mamaya na inyong mga SF-SF entry. Basta i-click po ninyo ang subscribe button ng ating Atala Radyo Servisyo YouTube channel. Saan mang panig po kayo ng mundo nanonood, hanapin po ninyo ang Atala Radyo Servisyo YouTube channel at mag-subscribe na now na! Para lagi ho kayong updated sa mga balita, impormasyon at public service. Muli, maraming salamat. Yes. It's your turn. It's my turn. At syempre, lagi po tayo may good news, no po. Ang good news po namin, pwede nyo na po iriskan ng inyong mga digital TV box, Digibox. Yung DTT, digital po. Naku, malinaw po kami dyan. Hanapin nyo po yung Prime TV. Ganun po yun. Tapos, syempre, napapanood tayo sa Metro Manila, Cebu, Davao, at saka sa iba pa pong mga lugar sa buong Pilipinas. Suggest nyo sa amin kung anong channel nyo. Bulacan daw 19. Ayun. Meron pa tayo ng 39. Mm-hmm. Ganyan. Yun. Pero, sa iba, 125 pa rin. Bakit di mo makalimutan ng channel 125? Nagulat kasi ko, ay, may channel 125 pala. Oo, sa ang probinsya naman yan? Ay, malabo eh. Ah, sina may blur. Parang ganun. Ba't tinatakpan nyo? Pwede manood ang bata. Hindi. Ah, hindi pwede, hindi no? Ko alam, hindi ko alam. Ibig ko sabihin. Kinuwento lang. Kinuwento. Ah, baka pwedeng ipaki-viber po ninyo sa amin na i-message po ninyo ka ano bang channel ang teleradyo servisyo dyan sa inyong mga Prime TV, sa inyong mga cable provider po dyan sa mga probinsya. Thank you sa mga nakasubscribe na po sa ating teleradyo servisyo YouTube channel.
Sali ho kayo ha sa ating talakayan ngayong gabi po na ito ng Biyernes. Padala po yan sa Teleradyo Serbisyo Viber number 0919-278-3000 at sa ating YouTube channel. Anong TV at radio shows noon ang namimiss mo panoorin ngayon? Kasi parang namiss ko yung kaninang bantira nila kabayan sa Going Bulilit. May bagong yes. Going Bulilit. Going Bulilit. Abangan. Di ba sinabi ko nga sa'yo, nag-post na nga si Direk Bobot Mortis. Mm-mm. Yung bata kamukhang kamuka ni Mayor Alice Go. Ay, oo nga. Talagang ang galing din pumili naman talaga ng mga taga-Going Bulilit. Bakit no? Nasakto? Hindi minake-upan ha? Oo, kamukha. Siyang siya eh. Yes. Naku, ano kaya ang banat at hirit nila dyan? Kasi ito, alam mo yung mabigat na balita, nalalagyan nila ng kagaangan. Mm. Tapos yung mga, kung ito man ay problema, tinatawanan na lang ang problema. Oh. Pero nandun pa rin yung, yes, yung storya, di ba? Correct. Alam mo, satire ba ang tawag dyan? Makaka-relate para, ka pa rin. Yes, parang nililikot, kinukulit ang utak natin. Ganun. Special shoutout muna sa mga, naku, mga ano bang tawag sa kanila? Mga student permit po, ganun. Pero may anong student permit? May 20% discount sila, ganun. Na laging nanonood sa atin. Oy, thank you! Nakakatuwa. Gusto daw po nila, naging expression daw po sa kanilang barangay, yung 1, 2, 3. Ganun. At naaliw daw sa atin, Papa Johnson. Hello po kay Mami Lota. Tsaka doon po sa mga nakilala natin mga dyan sa Barangay yan. Kalumpang. Bagets na bagets. Ang babata. Ginagabayan pa ng mga magulang. Ah, talaga? Pero ito, kababata nito, bakit kayo nagpakulay ng puti? Sino nagsabi sa inyo magpakulay ng puti? Sa dami ng hair color na puti ilalagay, puti ang pinili. Pero may binabagayan ng mga puting buhok eh. Salt and pepper? Mm-mm. Tawag ganyan? Pa, merong bagay na as in pure white lahat. Merong salt and pepper. Oo. Tapos yung mga barangay tano daw na nanonood sa atin, tuwang-tuwa daw sila sa Channel 125. Daw nila ang Prime TV. Relate din sila tawang-tawa sa na daw, nagigising daw yung mga ano, pa-duty. Ay, ganun. Maganda gabi rin ho sa mga security guard pong naka-duty ngayon ha. Baka wala ho kayong kasama. Pwede man hong teleradyo servisyo at hanggang alas 10 po tayong magkukwentuhan. Kung saan man po inyong destino ngayon, ano man na inyong binabantayan, sana hiwalang mumu. Tsaka ano, parang wala, baka narinig yung masalita. Kaya dyan, magsumikap ka! Para hindi itong pamilya mo ay eme-eme, kemerut-kemerut. Yun ang namimiss ko. John and Marcia. Kasi kaya salamin ng totoong pamilya. Parang, ay nako, ganyan-ganyan sa amin. Eh, no? Pwede rin yung ano, Home Along the Riles. Home Along the Riles. Parang yun yung newer version. Ganyan si Cosme. Tuwa-tuwa ako kay Nova Villa doon. Si Ason. Yan, si Ason. Ganun. Gusto ko yung ano, yung pag-uupo na. Tapos yung si, ano, Tenko, Congressman Tenko. Yung uupo ka dun sa upuan niya, dumudulas kasi naka-plastic pa. Ganun. Ingat na ingat diba? Eh. Ingat na ingat. O sige po, hintayin namin na inyong mga SF-SF entry ha. Padala po yan sa Teleradyo Serbisyo Viber number na 0919-278-3000. Ano bang mga paboritong radio, TV shows ang namimiss nyo pa rin hanggang ngayon? Mga palabas po noon, siguro karamihan dyan syempre, baka wala na. Pero naging bahagi po ng kwento ng inyong buhay, naging party na inyong buhay. Nakakamiss nga din naman yung mga panahong yon na wala na ho ngayon. Hintayin po namin yan, Mia, pero sa oras po muna nating 8:12, eto na! Mga balitang pinag-usapan, ating balikan. Anyari! Anyari! Narito na mga anyaring balita ngayong araw po na ito ng Friday. Ilang opisyal ng DOTR, ginisa sa pagdinig ng Senado sa PUV Modernization Program. Ginisa sa pagdinig ng Senado sa PUV Modernization Program ang ilang opisyal ng Department of Transportation. Gate ni Senate Committee on Public Services Chair, Senator Grace Poe, walang matibay na plano ang DOTR para sa mga driver at operator na hindi nakapag-consolidate. Dagdag pa ng senador, hindi pa nakukumpleto ng kagawaran ang mga ruta at hindi nagagamit ng maayos ang nakalaang pondo. Depensa naman ng DOTR, nagbibigay ang naturang programa ng mas magandang working conditions at benepisyo sa mga tsuper at maaasang serbisyo ng public transportation. Nangako rin ang kagawaran na maisa sa pinal ang mga ruta sa 2026. Tagal pa pala, no? Tagal, oo. Pero ako ang pinakatanong ko dito, sa etymology kasi, parang yung etymological meaning, yung pinanggalingan ng salita, paano po nagamit yung salitang ginisa?
ano sa yun? Pagdinig. Bakit po? Kasi sa mga ordinaryong tao, di ba pag, wow, itong mga ginisa? Report na to, ginisa. Bakit hindi pinakuluan? Hindi, ano kasi minsan sinabon, dati sinabon. Oh, hindi nga nababanlawan yung iba ron eh. Oo, oh, ganun no, yung mga salita. Ay, siguro yun ang nakauna na simula ng mga unang tagapagbalita. Para kasing ginigisa mo ba siya sariling mantika minsan? Oh, i-translate mo sa English. They were sauteed in ganun ba yun? Paano hindi yun? Naman. O paano? O paano ba? Sige. Grilled, pwede. Grilled, oh, ay hindi, iniaw yan. Yun. Ay, hindi naman. Hindi dapat sabihin, inihaw ang at pinausukan at binudburan ng ano. Kasi mapapasulat natin kay Archie Lagman na minsan ay pinausukan sa Senado. Oh, yung mga ganun, di ba? Oh. Oh, habang kumulo ang mga ulo. Mga ganun-ganun, oh. Di ba? At inihain sa ganun. Oh. Sa lumabas ng Senado ng nangangamoy usok. Oh, ganun. Yung mga ganun. Kasi pinausukan eh, di ba? Correct. Oh. Natuwa lang sa mga salitang ginagamit. No. Mga mabubulaklak na salita at pagbabalita. Oo, pero sa aming mga tol, yan yung tawag mga maangas. Ganun. Maangas, di ba? Yun ang mga tol mo. Oh, tol! Mga pare! Kumusta kala kumare? Good evening, pare. Oy, tol! Biyernes ngayon. Alam nyo na. Oo. Sa amin ito, gagabihin ako. Char, char, char. Ay, maglamak ka bukas. Eto naman po sa batala, dagdag presyo sa produktong petrolyo. Nakaamba sa susunod na linggo. Pwede kong mag-imbak ka na lang, ino. Para eh, ano? Eh, kung meron kang perang pang-imbak, eh kung wala naman. Pero hindi rin pwede, baka cost ng sunog. Sa bagay, ano, ano? Hindi, at least maka-full tank ka man lang. Full tank na naman. Full tank na, ganun. Sige, pwede naman. Inaasahang muling masusundan ng sipa sa presyo. Ayan, kita mo, bakit sinipa ang presyo? Bakit kasi sipa? Pataas eh. Pataas. O di ba pag sumipa ka, minsan pataas. Oo. Anong kabilang tayo ng kabig? Ganun? Kabig, isipin mo yan, dadoy, ha? Yun nga po, inaasahang muling masusundan ng sipa sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa apat na araw na trading, nakaamba ang malakiang sirit. Sirit! Kita mo naman yung mga salita ninyo. Nagugulat ako. Pa, no? Yung presyo sa presyo ng diesel na maglalaro sa 1.55 hanggang 1.85 kada litro. Sa kerosene yan, asahan na ang piso hanggang 1.10 na dagdag presyo at sa gasolina, 85 centavos hanggang 1 peso at 15 centavos kada litro. Ayon kay DOE OIMB o Assistant Director Rodela Romero, bunsod ang posibleng taas presyo ng nagpapatuloy na gulo sa Middle East maging sa Ukraine at Russia. Mataas na demand ng mga bansa sa Northern Hemisphere sa panahon ng summer at demand forecast ng mga bansang kasapi ng OPEC na lolobo ang pandaigdigang demand sa langis ngayong 2024 at sa 2025. Ito si Alvin El Chico para sa Bantay Presyo. Ayun. Thank you, Alvin El Chico! Samantala, kinimpirma po ng Department of Foreign Affairs ang pagkamatay na isang Pinoy sa pilgrimage sa Saudi Arabia. Ayon kay Philippine Embassy Chargé d'Affaires Romel Romato, namatay ang 37 taong gulang na Pinay pilgrim noong June 16 dahil sa heat stroke o matinding init ng panahon. Taga-Western Mindanao ang Pinay na isang OFW sa Saudi Arabia at inilibing na sa Makkah noong June 19. Naipaabot na rin ang kagawaran ng sinapit ng OFW sa kanyang mga kamag-anak. Ayon po sa DFA, higit 5,000 Pinoy ang dumalo o dumadalo sa Hajj ngayong taon. Nagpadala na ang kagawaran ng team sa Saudi Arabia para tumulong sa pagmumonitor sa kondisyon ng mga pilgrim. Iniulat po na umabot na sa higit 900. Dami ah. 900 ang namatay sa pilgrimage matapos maitala ang matinding init sa Mecca sa 51 degrees Celsius tapos ang daipang tao. Yun na nga. Kasama niyo po kami sa panalangin. Ingat-ingat po ingat ha, sa ating mga kababayang nararian. Yes. Oras 8:18 na ng gabi. Mga balitang pinag-usapan. Ating balikan. Anyari. Anyari. Sa mga anyaring balita, inaresto po ng National Bureau of Investigation o NBI ang 3 individual na sangkot sa paghack sa mga private at government websites, gayon din sa mga banko at Facebook account. Isa sa mga hackers ay isang data officer na isang media outlet. Ang dalawa naman ay cybersecurity researcher na isang kumpanya sa BGC at isang graduating student. Para bigyan po tayo ng detalye, makakasalo natin ngayong gabi ang Deputy Spokesperson ng NBI, si Attorney Sean Michael Danggilan,
Attorney Danggilan, magandang evening. Si Johnson po and Papa Awel sa Teleradyo Serbisyo. Good evening po. Hello, good evening Johnson and Alvin. Si Papa Awel, Awel po. Papa Awel, kasi nag-Alvin L. Chico. Sorry. Magandang gabi rin po sa mga nakikinig at nanonood ngayon. Good evening, gabi. Attorney. Yun hong pagka-aresto dun sa sinasabing mga individual na ere, ano po ba ito? Isinailalim po ba sila sa surveillance? Meron ho bang nag-tip sa inyo or paano ba, attorney? Okay, so itong kaso po na ito, nagsimula po yan na merong informant, okay, na lumapit po sa aming cybercrime division. Nagbigay po ng tip dito sa aming mga ahente na merong mga hackers na involved doon sa mga na-hack na mga websites and private and government websites. So, nag-arrange ngayon ng meeting under the control and supervision of the chief cybercrime. Nakipag-meet itong informant na ito dito sa mga hackers. At dito na nga po sila nahuli. But prior to that, talagang yung mga names na ginagamit ng mga hackers ay talagang minomonitor na po ng mga agents namin. Ibig sabihin pa, kumbagay nasa radar na po ninyo itong mga individual po na ito noon pa man? Yes. Matagal na. Even nagsimula pa yan when they were minors. Involved na rin sila. And under the law, hindi naman pwedeng kasuhan ng minors sa case na to, sa hacking. So talagang tuloy-tuloy lang yung monitoring hanggang sa ito na yung activity na ito na ongoing siya at doon na nagkaroon ng opportunity rin yung NBI para mahuli rin po itong mga hackers. Ay, attorney, anong purpose nitong mga individual na ered? Ba't hinahack po yung mga government websites at anong napapala po nila pagka ganun? Okay, so Johnson na sa yung kanilang motives, nag-execute ng extrajudicial confession itong mga hackers, mga subjects namin. And right now, it is under investigation sa fiscal, no? Dahil na-inquest sila. I don't want to preempt the investigation that is ongoing. So, I regret to inform na I'm not at liberty to disclose the other details. Sige po. Ay, paano yun? Dun sa mga unang statements ng mga na-arrest ng RMA, binabanggit yung pangalan eh. Yun ho ba'y confirmed na, verified ba na talagang may kaugnayan nga po yung taong yon sa kanilang illegal activities? As to that, Johnson, we are still undergoing the investigation. We are still verifying kung talagang involved itong tao na sinabi nila dito sa case na to. Opo. Pagka ho ba ganun na nabanggit ang isang individual, itong mga na-aresto na, ano ba ang procedure, ano ang protocol? Ipapatawag rin ba ng NBI yung taong yon para magpaliwanag po sa inyo? Yes, exactly. Ang procedure po namin dito, padadalhan siya ng, o sila, kung sino man, ng subpoena to appear before doon sa office na nagpapatawag sa kanila and to also answer doon sa mga allegations. Opo. At kayo hubay, may schedule na kung kailan maipapadala yung subpoena doon sa binanggit pong pangalan itong mga naaresto po ninyo? As of now, Johnson, wala pang date as to when, but they are now drafting, no? So yeah. Ito hong mga na-arrest, no, ito yung mga ano talaga sila, maalam sa gadget, sa technology. Sabi nyo nga po eh, dati pa naman silang nasa radar po sa inyo, ninyo, mga gaano karami na ang website ng gobyerno ang kanila hong na-hack, kung alam po ninyo? So far, dun sa mga nasabing statements din kanina, around 2,000 na ang mga nahack nila, but I don't have the exact, sa mga estimate lang yon. And as to their yung kanilang skills, matagal na po, no, na talagang pinag-aaralan nila, continuous din ang kanilang kumbaga training diyan, yung pag-aaral. So kaya tuloy-tuloy po na na-enhance yung kanilang skills. Yun hong angulo na allegedly ay nangahack talaga ng mga website ng gobyerno at ibang private institutions para magkaroon ng content. Yun ho ba'y validated na? As to that allegation, Johnson, we are still verifying.
no? Kaya dyan papasok yung subpoena. So I cannot answer that for now. Apo. So ano hong status ngayon itong mga naarest? So sila ho ba'y detained individuals under custody or papano? They are still detained pending yung resolution ng fiscal. Yes. Apo. Filed na po ang reklamo sa piskalya? Yes, filed na. Apo. As of the time na naaresto sila, pre-process, after na book, na-process lahat ng mga documents, ay na-file naman agad sa prosecutor's office. Apo. Ano pong mga reklamong naisampa ng NBI laban sa mga ito? Ang final ng NBI is yung violation ng Republic Act 10175 o yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Andiyan yung illegal access and misuse of device. And they were also charged with Republic Act number 10173 or yung Data Privacy Act for unauthorized access or intentional breach. Opo. Bali, ang complainant po ba dito NBI lang o kasama yung mga government agencies na nahack po ang kanilang website nitong mga taong ito? Sa ngayon, Johnson, kami ang lumalabas pa lang na complainant, no? But we are trying to communicate also with those affected government agencies. Opo. At ano po ang mensaheng gustong iparating ng NBI sa ganitong pag-aaresto sa mga hackers po ng mga government website po natin at iba pang mga private websites, attorney? Okay, ang message po ng National Bureau of Investigation ay paigtingin po natin ang ating cybersecurity. Mag-invest po tayo sa mas mahigpit na cybersecurity at para maprotektahan po yung ating mga data, information at lahat po ng critical na pwede pong i-exploit nitong mga hackers ay dapat maprotektahan natin. So, yun po, we have to invest talaga sa cybersecurity. Alright. Attorney Sean Michael Danggilan. Attorney, maraming salamat po sa pagsagot sa tawag namin, ha. Magandang gabi ho't mag-iingat po kayo, mga taga-NBI. Maraming salamat din, Judson, and good evening to everyone. Thank you. Ang Deputy Spokesperson po ng National Bureau of Investigation, si Attorney Sean Michael Danggilan. Mga hacker, kung magaling kayo, magaling din ang mga nasa gobyerno. Pagalingan po yan, eh. Nanawagan sa mga guro po ng mga estudyanteng ito kasi may mga students po nung magagaling, course no? Na sinabi. Sana po isama natin kasi sa curriculum ang values education. Diba oo, po? Oo. Sa elementary pa lang, high school, college, nung matutunan po ito at nauso nga yung pag-hack, sana ipalala po natin doon sa ating mga estudyante na ginagamit po ang pinag-aralan sa tamang pamamaraan. Ayun. Baka naliligaw ng landas ay kailangan po lang ng konting paalaala. Mga balitang pinag-usapan, ating balikan. Anyari! Anyari! Narito pang isang anyaring balita. Pansamantala hong ipagbabawal ng Department of Agriculture ang pag-angkat ng mga kambing. Makain ka ba ng kambing? Hindi po. Pero sabi masarap daw. Papaitan. Tsaka malinis kasi grass ang kinakain. Tsaka ano, wala siyang masyadong kolesterol. Ay, napatikim ako ng kalderetang kambing. Masarap, di ba? Masarap. Oo. Malinam na. Papaitan. Hindi po. May adobong kambing din. Ah, talaga? Kalderobo. Kalderobong kambing. Kalderetang in adobo. Ah, hindi ka pa nakontento sa kaldereta. Ginawa mo pang adobo, ha? Triple cook kalderobo. Kare-karebo. Ano? Baka ko naman sabi ko. Bulati. Oo nga. Ganon. Kailan dapat dyan, ano, yung hindi hahayaang lumamig ang kambing kasi nagsesebo. Tama. Oo. Saka dapat tanggalin daw yung lansa. Eh, may lansa ba? Meron, tingin, meron. Yun, kaya dapat maganda pagkakaluto. Kasunod po yan ang unang kumpirmadong kaso ng Q fever sa bansa. Iba na naman ito. Ayon po sa Bureau of Animal Industry mula sa Santa Cruz, sa Marinduque ang karamihan sa mga kambing na nagpositibo raho sa naturang sakit. Tiniyak po naman ni Dr. Christian Dakigan, officer in charge ng BAI National Veterinary Quarantine Services Division, na wala pang kumpirmadong kaso sa taawang sakit. Tiniyak din po ng DE na kontrolado na ang sitwasyon. Ang Q fever ay isang zoonotic disease na nakakaapekto po sa mga kambing, tupa at baka, pero maaari din daw po itong maipasa sa tao. Kaugnay po niyan ay makakasalo natin ngayong gabi si DOH Spokesperson Assistant Secretary Dr. Albert Domingo Asek. Magandang evening po ulit, Johnson and Papa Awel sa Teleradyo Serbisyo. Good evening, Doc. Good evening po.
Magandang evening, Johnson and Papa Powell. Good evening sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Opo, medyo nung unang dinig namin kanina, Q fever, bagamat nasa hayo, pero meron bang dapat na ipag-alala tayong baka kumakain ng kambing, kumakain po ng baka o kaya ng tupa? Talaga bang maililipat siya sa tao? Yes, tinignan natin yung epidemiology ng tinatawag na Q fever, no? Yung ang bacteria niya is yung Coxiella burnetii. At malinaw sa lahat ng tinignan naming international references and also sa ating prior experience sa Pilipinas na very rare ang human-to-human transmission. Ang ating pong iniingatan is yung from animal to human transmission. Yung kaya siya tinawag sa zoonotic, no? And I think the Bureau of Animal Industry already announced it na yung mga humawak nung mga goat na naipasok dun sa sinasabing I think it was in Marinduque, no? Na parang binantayan na nila at chinecheck nila for symptoms. Wala naman tayong nakikita na confirmed na tumalon yung Q fever mula dun sa goat papunta sa tao. Yun kasi yung first step. Ngayon, mula sa tao, very rare po yung transmission na yun. Opo, bagamat rare po ikanyo, kung halimbawang wag naman, merong mapuntahan ho o merong tao na malipatan ng sakit po na yan, ano mangyayari ho dun sa taong mai-infect po ng sakit? Very common and non-specific yung symptoms na nakikita natin sa mga Q fever cases. In fact, a lot of them, as many as half, will be mild. At ito yung mga usual, yung ating lagnat, kapaguran, sakit ng ulo, ubo, pagsusuka, naduduwal. So pag pinakinggan nyo, di ba, Papa Powell, si Johnson, parang lahat naman yata ng mga sakit, ganun yung symptoms. Kaya siya tinawag na non-specific constitutional symptoms. So, ang importante ho dito is yung medical history ng ating pasyente. Kung siya man ay nagkaroon ng contact. So sa mga nakikinig na rin ng mga doktor, alam nila yung tawag doon, index of suspicion. Pag in-interview po namin ang pasyente, hindi lang yun dahil sa symptoms, tinatulong rin namin, napunta ba kayo sa isang bukid? Kayo ba ay kumain ng kung anumang ibang kakaiba na hindi niyo dati kinakain? Meron ba kayong allergy? Yun yung tinatawag na process of diagnosis. Opo. Pagka ho ba ang tao halimbawa'y kumain ng animal, halimbawa'y kambing, nailuto naman na pero baka hindi maganda pagkakaluto, posible pa rin na makuha niya po yung sakit? It's very rare dahil yung ating mode of transmission from animal to human, very peculiar na parang sa mga tinatawag na birth products, yung mga, hindi ko alam yung Tagalog, yung placenta, yung pinaanak ba yun, yung pinakakabit dun sa sinapupunan ng sa bata, sa fetus rather. Okay. Yung mismong, actually ang atris dito, Johnson, yung mga veterinarians, kasi sila yung mga humahawak ng hayop, nagpapanak ng mga hayop. Yung mga farmers na yun talaga yung very specific yung risk dito. So eating it or getting it rather from eating sa karne, bagamat low risk, ina-advise pa rin namin, narinig ko rin yung aking counterpart na sa Bureau of Animal Industry. Apo. That is a sensible precaution. Hindi lang yung Q fever yung ating mapipigilan kung tama naman nalutuin natin ng tama ang ating pagkain. And alam naman natin na culturally, hindi naman kinakain ng kambing ng hilaw eh. Talagang niluluto yan. So kung halimbawa po ba, asik na ma-transmit, bagamat very rare po ikanyo, wala pang record na may namatay sa sakit po na ire? Wala sa Pilipinas, even internationally. Actually, nung una naming nabalitaan to, no, in consultation with the Department of Agriculture, syempre due diligence namin, tumitingin kami sa international references, WHO, hindi talaga siya cause for alarm unless ikaw ay nagkatrabaho sa bukid, kaya ngayon ang iniingatan. And more importantly, I remembered, ibalita natin sa ating mga nakikinig at nanonood, merong gamot ang Q fever. In fact, ang antibiotic na yan ay very common, kaya ayaw na naman namin i-announce kasi baka mamaya pumunta sa butika at biglang bumili ng antibiotic na yun. Always consult a doctor kung meron po kayong sitwasyon. Huwag basta-basta bibili ng antibiotic. Opo. At yung antibiotic po na yun, ASEC, ay hindi naman mabibili over the counter? Hindi talaga. Well, sa totoo lang, Johnson, no, in practice, buti nilang mas mahigpit na ngayon. Pero meron pa rin mga matitigas ng ulo ng mga maliliit na tindahan. Bawal yun, ha, by the way. Ha. Ang antibiotic ay hindi dapat nakukuha sa sari-sari store. Dapat galing yan sa isang butika na may lisensya mula sa Food and Drug Administration. At dapat may reseta ng doktor ang bibili ang pasyente. Yes, tama yon. RX. Hindi siya over-the-counter at alam ng mga pharmacist yan, mahigpit sila lalo na sa antibiotic. Kasi, ayun, sabihin ko na rin, ayaw natin ng antibiotic awareness. Maaaring maprining tayo sa Q fever, wag naman sana biglang bumili ng antibiotic na hindi naman dapat sa atin. Magkakaproblema tayo sa mga ibang sakit pag ginawa natin yun. Wag ho natin gawin yon.
Opo. So, bagamat dun sa napika po sa inyo, Asik Domingo, very rare naman po ikanyong naililipat siya sa tao. Baka sabihin ng mga nakikinig, ay wala naman pala, hindi naman pala ikadelikado sa kalusugan po natin. Eh, okay lang yan? It's very rare, pero kami po in our due diligence sa DOH, kahit wala pa kaming nakikitang confirmed human cases sa Pilipinas, nag-review na rin kami ng protocols, mm-hmm. nagbigay na ng instruction sa aming mga field epidemiologists dun sa lugar, no, na if magkaroon man ng suspicions of any exposure, out of an abundance of caution and due diligence, magkakaroon ng isolation protocol. Pero wala pong naka-isolate, wala pong na, no, datos na nakarating sa amin na gano'n. Be assured that we are just doing this to be ready in case of any possibility. Alright. Sek, maraming salamat po sa oras ninyo at sa mga paliwanag po ninyo. Magandang gabi po and happy weekend. You're welcome. Happy weekend, Awel and Johnson. Ingat. Thank you. Ingat din po kayo. Ang spokesperson po ng Department of Health, si Asek Dr. Albert Domingo. Iba kasi ay, hindi naman pala ikaw masyadong delikado sa tao eh. Oo. Ay, pero hindi ibig sabihin eh, sige lang kayo ng sige sa pagkain. Yun na nga. Mas mabuti yung nag-iingat tayong pare-pareho, pero baka naman sa bandang huli, eh nandun ang pagsisisi. Oo. Dadoy, may tanong ako. Oo, namisagot ako siguro. Ah, talaga naman. Eh kasi diba nagkaroon ng problema dun sa foot and mouth, yung sakaw, mm-mm, sa bird flu, disease, ganun. Mm-mm. Nagreklamo yung mga nagtitinda kasi bumaba ang, nawala ang benta, ganyan. Mm-mm. Paano kaya, may nagbebenta diba ng mga Meron din, no? Diba? Diyan sa may papunta ng San Jose del Monte, meron doon. Oo, kasi baka yung fear, yung takot ano, paano ba yan? E di paano naman yung kanilang negosyo? Mm-hmm. Huwag ka mang gaganon kasi yung gulat, papa. Huwag ganon. Pag live, huwag. Ganon. Ay, tapos, baka nga, hindi malayong magkaroon din ng epekto yan sa benta ng mga nagtitinda ng me. Correct. Tsaka dapat maganda yung sinabi ni Asek, dapat may kampanya na ganun. Huwag po tayo basta bibili ng mga gamot. Hindi naman sa kinukontra natin mga sari-sari store. May mga gamot kasi na kailangan may reseta talaga. Ay, totoo naman. Diba? Hindi naman po yung basta na lang po bili na bili. Huwag naman po sana bato-bato sa langit. Baka kayo nga po ito. Yung mga butika, parmasya na nagbebenta ng gamot nang walang reseta. Oo. At saka ang butika ay dapat ay may licensed pharmacist bago kayo makapag-operate ng ganyan. Correct. Kaya tatawagan po. Basta kung kayo yung nag-aalinlangan, huwag mahihiyang magtanong. Oo. Cardo, ikaw ba yan? Hindi naman. Hindi, pwede po yan. Halimbawa, yung kumari nyo, yung kumpare nyo, gumaling ang sakit sa gamot na ganyan, hindi ibig sabihin na yun din na akmang gamot para sa'yo. Oo. Depende po sa sistema ng katawan. Hindi po nga, yun, wag po magdoktor-doktor. Hindi naman po doktor. Hindi nyo rin pwedeng hiramin yung reseta ng kumpare nyo para igamot nyo sa sarili nyo. Kaya kay kumari. Totoo. Naku eh. Kung mapasok sa sistema ng katawan nyo, dapat po ang paggaling ang kailangan. Ingat-ingat po. Ingat-ingat at laging nasa huli ang pagsisisi. Baka kayo lalong mapagastos sa kung kayo nagtitipid. Bibili kayo ng hindi naman ninyo kilalang brand ng gamot. O kaya baka hindi pa kayo gagaling po dyan. Yes. Ay wala, nauubos ang pera ninyo, hindi pa kayo gumagaling. Yun. Marami pa po tayong pag-uusapan. Huntaan talaga ba? Anyari ang SF-SF entry nyo pa. Baka makalimutan po ninyo ha. Ang happy tanong weekend! Na... Anong TV at radio shows noon ang namimiss mong panoorin ngayon? SF-SF! Baka po meron pang mag-send din ng entry ng Bodabil, yung live na ano. Ano ba yung Bodabil? Bodabil yung parang musical stage show, ganon. Ano ngayon yun? Kung... Theater, musical theater. Ganon, di ba? Pero nung araw, Bodabil. Sabi, kinuwento lang sa akin ng lolo ko. Sige, magpabataan tayo dito. Ay, bata habang tumututok sa Kasalo! 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 May trending ngayon. Trending ngayon. Talaga ba? Talaga ba? Paano gagawin mo pag yung medyas mo may pera? Ay di yan, lucky charm sa iba yun ah. Lucky charm? Oo. Sobra naman lucky charm kung ang laman na pera ng medyas ay 1 million pesos. Hindi ka ba magiging lucky kung may 1 million pesos yung medyas mo? Jackpot! Diba? Naku, talaga ba? Nasa may medyas na yan? Nasa yung Janet Trispo nakapulot ng medyas na may lamang pera sa Naiya at siya ay bibigyan ng pabuya. Bibigyan ng pabuya at pagkilala ang Janet Trispo na nagsauli ng higit 1 milyong pisong halaga ng pera na nakalagay sa medyas sa Naiya Terminal 3. Ayon kay Mia, Public Affairs Department, OIC, Connie Bunga,
liwanag, naglilinis ang janitress na si Rosalinda Celero malapit yan sa bahagi ng final security check ng terminal nang mawalis ang medyas at nang silipin, nakita yung bungkus ng mga pera. Naku, agad-agad niya itong dinala ng janitress dun sa lost and found section. Patuloy namang nire-review ng MIA ang kuha ng CCTV para matukoy kung sino ang nakaiwan na naturang halaga. Dagdag ni Bungag, sakaling walang mag-claim sa loob ng 6 na buwan, ito turn over ang napulot na pera sa kasalo! Hindi, sa Treasury Department. Sa Treasury Department. Parang wala yung isang medyas ko. Ako nga, sapatos lang pala nasuot ko. Oo, saan kaya napunta doon? Ano bang kulay ng medyas? Pink. Ay, hindi akin niya. Uy, paano ang 1 million saka pesos na punta medyas? Sa medyas? Yun na nga. Kung ipupusit mo po, para po sa kalam ng lahat, di ba bawal yung 10,000 lagpas na dapat ganyan? Dapat i-declare mo. I-declare mo. Ayaw mo i-declare. 1 million? Paano yun? 1 million pesos? Paano? Ay nga, doon magkakaroon ng question ngayon, bakit inilagay sa medyas at bakit hindi pa nila naisip? Bakit walang nagki-claim? Bakit walang naghahanap? Sana man lang, nung nakaisip na naglagay ng 1 million pesos sa medyas, naisip mo na baka babaho yun. Ay kung mabaho na ang pera, hindi mo natatanggapin? Naku, kahit ano pa yan. Hugas kamay lang yan, di ba? Ang value ng pera, mabaho man o hindi, yun pa rin ang value pera niya. Pera pa rin yun. Pera pa rin pero yan. Sabi nga madumi-dumi, pero kaya dapat magwa-wash ng yes, hands. Yes, totoo naman. Yun, di ba? Po, Ate Janitress, alam mo, ma-share ko lang po ito. Ah. Ako po ay naatasan na mag-direct ng isang event. Oo. Para lang po, ito po talaga, eh, dapat ito yung mga bagay na we declare the goodness. Mm-mm. Kasi good vibes ito. So ako po ay naatasan mag-direct, mag-conceptualize ng Women's Month. Mm-mm-mm. Siyempre, pag Women's Month, isipin mo yung mga achievers, ganyan, mga malaki. Opo, nagkaroon ng exhibit ng mga nagtamo ng bar exam, ng ganyan, lahat na ng mga achievement at recognition. Tapos siyempre, doon sa Pasinaya, may guest speaker. Oo. Tapos yung guest, syempre, inaano ko, eh, ang tataas ng mga tao na nandoon, nakahilero. Mga malalaking tao, VIP. At may, yes, tsaka may mga standy pa sila, yung mga portrait ay, na life-size. Life-size, yung laki ng taong totoo. At yung dami talaga, kikinang, ganun, ang dami talaga ng mga taong ganyan. Tapos ipinakilala ko yung guest speaker na naglingkod din ng 27 years. Mm-hmm. At wala siyang magarbong damit. Siya po yung janitress ng building. Ay, nung ini-introduce ko, araw-araw natin siyang nakikita, nilalapitan, minsan kinakausap, kadalasan nalalampasan. Pero siya ang magbibigay ng inspirasyon sa atin, ang guest speaker, janitress. Wow! Ay naku, ang lahat ng mga nagtataas ang mga taong ganun, tulu-uhog. Ay di bilib na bilib ang mga VIP at ng mga naglalakihang tao dun sa janitress. At nun lang nila nalaman na ganun pala ang kwento nung janitress. Oh. Kahanga-hanga. Dapat na siya yung talagang tinitingala, hindi lang nakakarating ng 27th floor. Ay bakit? Hindi siya nagja-janitress sa 27th hanggang floor? Hanggang 26 lang siya. Ah, may ibang janitress sa 27th floor. Anong meron sa 27th dun, dun, floor? Char-char lang naman. Ganun. Kaya mabuhay po. Thank si you. Ating janitress. Oh, sana'y dumami pang inyong lahi at ng masapawan ang lagim diba? Sa kung saan man. Yeah. Sabihin eh, yan ay patunay na may pag-asa pa rin. Yes, at ang kabutihan ng tao, hindi sinisino, hindi pinipili. At huwag nating husgahan ang pagkatao ng tao sa panlabas na kanyuhan. Naka-medyas man o wala. Yes. O hindi. Oo, diba? Yun ang ay, may-ari ng medyas. Naku, hinahanap na ho kayo. Kahit hindi nyo kinlame, amin na lang. Anong sabi kanina? Bibigyan ng pabuya si ate. Ah, si ate. Yun. Tsaka siguro magandang pabuya, hindi lang yung bang cash. Baka pwedeng opo ayusin, alimaw, baka opo irregular sa trabaho, yung mga ganun ba? Oo. Tsaka, gawing manager ng MIA. Correct. Ay, hindi. Huwag naman. Biglang manager ka. Ade, head ng ano, utilities. Oh, diba? Ganun. Oh, housekeeping. Housekeeping, ganun. Tsaka pag meron kayong pagtitipon, ginagawa siyang speaker, yung mag-share ng magandang kwento. Pakiusap po sa DepEd, pakisama dun sa mga libro ninyo, yung mga kwentong ganyan. Diba? Tapos mababasa later on. Dun man lang, forever, yes, si Ate Janitress nasa libro. Samantala, maaari ho makakuha daw ng karagdagang suportang pinansyal ang mga pasyenteng may sakit sa bato. Iti matapos sa aprobahan ng PhilHealth Board ang pagtataas ng package rate para sa hemodialysis. Mula kasi sa kasalukuyang 2,600 pesos kada session, itinaas sa 4,000 pesos kada session ng package rate sa hemodialysis. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa,
Hindi lamang end-stage treatment ang dapat suportahan laban sa banta ng sakit sa bato, kundi pati na rin ang pag-iwas at maagang pagkakatuklas nito. Sa pamamagitan-anya ng ganitong hakbang, inilalapit sa bawat Pilipino ang pag-access sa pinakamataas na kalidad ng healthcare sa pinakamababang halaga. Ano kung pwedeng ma-prevent na ang isang sakit bago pa man lumala, ay di maganda. Totoo po yun. Tsaka po, nararamdaman po ang mga sakit sa late stage na ng ating edad, yung dahil sa stress, sa kapaguran. Ito po na yung tinatako sa puso't isipan ko. Pinaghirapan ko po ng 30 taon ang trabaho. Nag-ipon po ako. Ayaw ko pong mabigay lang sa isang araw, dalawang araw ang pinaghirapan ko. Kasi may mga balita, Tito Awel, 6 days po, 750,000 na yun. Saan natin ko 750,000? Kahit maglupas ay tayo maghapon, hindi tayo makakapulot ng 750,000. Oo, kaya alagaan ang kalusugan. Mahalaga po yan. Diba totoo yun eh, yung health is wealth. Diba nung pandemic, na-realize yung pare-pareho, ang dami mong pera pero walang available na room sa mga ospital dahil punong-puno. May pera ka man. O, diba? Ang mga may pera nun eh, naghihintay din sa emergency room. Nasa sasakyan nila, hindi makakuha ng oxygen tank kasi nakapila din sa oxygen tank. Sa dami ng nangangailangan. May pera ko, bibili ako ng hangin. Pati hangin, binibili na ngayon. Dahil nga hirap na hirap huminga, diba? Kaya alagaan po ang ating kalusugan. Ay, ito naman po, alagang-alaga ng mga blooms to ha. Kasi yung Binyat Blooms, naghahanda na para sa Bini Fun Run sa Linggo. Naghahanda na nga ang blooms sa much-awaited Bini Fun Run ngayong Linggo, June 23. Matiyagang pumila mga fans ng Nation's Girl Group na Bini sa Center Road ng ABS-CBN para kumuha ng race kits. Sisimulan ang Bini Fun Run sa Luneta Park sa Quirino Grandstand, bandang alas 4 ng madaling araw. Pero bago ang Fun Run, magtatanghal ang Bini sa Quezon City Pride Event bukas, June 22. Ay, bukas merong Pride Parade. Yes. Diyan ho sa Quezon City. Correct. Alam nyo, pakita nyo doon si Papa Johnson. Abang na. Hindi ako naka-duty bukas, huy. Ay, hindi ka naka-duty. Naman. 3 p.m. daw ho yan, sabi ho ng Quezon City LGU mula dyan sa may Morato area. Dadaan ng Quezon Avenue patungo ng Quezon Memorial Circle. Tsaka abiso na rin, baka kayo po'y gustong umiwas sa traffic at hindi naman kayo dadalo dun sa Pride March. Eh hanap na po kayo ng ibang ruta para hindi ho kayo maabala. Pero kung gusto po ninyong Jumoin sabi sa kanila. Sabi ko na nga ba, do ka tomorrow, Papa. Siyempre, Pride Month ngayon eh. Jumoin na ho kayo bukas sa event po na yan sa Quezon Memorial Circle. Sabi ho ng Quezon City LG, yung mga 200,000 ang ine-expect po nilang lalahok doon sa event. Kita mo naman. At saka na surpass na, nalagpasan na yung mga record ng mga previews. Diba? Nakakatuwa. Nakakatuwa yung iba. Minsan may mga pictures pa na pupunta yung anak doon sa Pride Month pero ang parentals nakasupport. Ay, hindi siya yun ang maganda. Diba? Na-interview natin noong isang gabi, di ba? Seven years old, padibo na siya. Ay, abangan mo ang dibo ni Rich. Rich ang pangalan ng bata, di ba? Seven years old pa lang. Wow, nakagaw na si Rich. Hoy, sa atin po namang pagbabalik, isang Pinay, #, nire-representa ang Pilipinas sa 8th Asiatic Beauty Skills Competition sa Malaysia. Yan po isa talaga ba sa pagbabalik po ng Kasalo! 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 Trending ngayon! Trending ngayon! Talaga ba? Talaga ba? Naku, talaga ba? Mula sa usapang pera, usapang pilik mata tayo, mamamalik mata kaya tayo dito sa balitang katalaga talaga ba? Kasi nga po, alam nyo ba na may patimpalak pala sa ibang bansa kung saan ay naglalaban-laban ng iba't ibang lash tech sa pagandahan at pahusayan sa pagkakabit ng mga lash extension, yung eyelash po, ganun yung kung ano naman lash dyan. Ito ang competition na sinalian ni Haja Daniela Sanchez noong April 15, 2024 sa Malaysia, of course, representing the
Philippines! Ayon kay HD, nagsimula lang siya sa panonood hanggang sa unti-unti ay sinubukan niya mag-try, magkabit ng eyelash extension. Hanggang sa naging negosyo na nga niya ito at sumali na rin siya sa mga kompetisyon. Para kwentuhan po tayo dyan, nandito na po ang advance party ng eyelash. Nandito na ramdaman natin eyelash. Si Hi Gija Daniela Sanchez. Hash! Magandang evening sa iyo. Ako si Papa Awel, kasama si Daddy Good Johnson. Evening. Good evening po. Congratulations sa iyong lahat. Kakaiba at nakaka-proud na recognition, 'di ba? Yun. Ito ba yung umpisa pa lang o marami na talagang nangyayaring eyelash extension competition? Actually po is ngayon lang po din po talaga siya nag-trend kasi nag-start po talaga ang eyelash competition siguro po nung 2023 po talaga siya nag-start kasi nung time po na yon halos ang dami rin po talaga naming nag-join sa first competition ko po na PBO po which is Philippine Beauty Olympics po siya. Ay ito pala ang Olympics yes, ng pagandahan. Ako mga beautician at mga aesthetics ganon, esthetician. Pero Gija, ang labanan lang ba talaga ay yung pagalingan ng pagkakabit ng eyelashes or as in package ng kagandahan? Actually, hindi po. Iba-iba po siya ng category. Like, yun. Meron pong semi-permanent makeup, meron pong sa makeup po, like yun. Yung pagpapaganda po sa mukha. And meron din po nung sa tattoo po, nail art, mga ganun po. Beauty skills competition po talaga siya. Iba-ibang categories. At lumaban ka, yes, pagbakbakan ka dun sa eyelash, di ba? Ano eyelash category po. Ang pinakapanalo mo? Bakit ikaw ang dineklara? Ano ba yan? Pahabaan ba yan ng eyelashes or paano ba? Hindi po. Ano po siya, ang judging po kasi nila is kailangan po malinis din po yung gawa mo. And yung category ko po kasi is classic po. Iba-iba po kasi siya ng category sa lashes. Like meron pong volume, mega volume, ganun po. Ang pinili ko po is 1:1 po siya. So kailangan po talaga sobrang linis po nung pagkakagawa. Hindi po pwedeng makapal po yung glue, ganun po. Doon po nila tinitignan. Tsaka syempre delikado matay yan eh. Mamaya makapal nga ang glue. Mamaya, dumami, yes, paano ka pa didilat kung magkadikit na yung may eyelashes ka nga, wala ka naman mata. Oh. Diba? Ganun. Yes, may nagturo sa'yo o self-taught ikaw? May trainer ka ba? Nag-practice ka ba? Yes po, actually, nag-start po talaga ako ng wala pa po akong certificate. Bali, nanonood lang po ako sa mga international lash tech. Mm-hmm. Like sa mga US, sa US po yata yon yung lash tech na yon. Tapos, na-inspire po ako sa kanya na sa pag-eyelash niya po, ayun po. Tapos, hanggang sa naging hobby ko na po siya. Tapos, nung nakapag-practice na po ako, doon po ako nag-start talagang magkabit na po at magtanggap po ng clients. Very nice. Ilan kayo naglaban? Anong mga bansa ang kinabog mo? At yung talagang ano, bonggang-bongga? At anong premyo? Actually po, hindi lang po kasi excellence awardee yung mga award po na nakukuha. Like, meron din po may champion, may first and second po. Ayun po, bali ako po kasi nakakuha lang po ako ng excellence awardee, which is okay na po kasi sobrang malaking bagay na po siya sa akin. Kasi international nga po, like iba-iba. Like, may taga Malaysia po, Philippines, may China po, and may Thailand po. Dami nila, oh. Dami. Buong Asia po talaga. Nakakatuwa. Congrats, ha. Sana magkita tayo. Papaayos ko yung kilay ko. Kasi aapat na lang, eh. Yes, putol pa yung isa. 3.5 na lang. Baka naman nagtatampo na sa kaano, kada dalas ng lagay. Ng... Yun na nga, dito. Hindi ko na alam alin ang kilay, alin ang eyelash, ganun. Pero dati tuwan to ako, merong pelikula niya, no? Hala, parang pumapagaspas yung kanyang ano, ganun. Pang isang kilo. Pagpikit, di ba? Kumakaway na ganyan eh. Naku, congratulations! Isa kang pride ng Pilipinas. Ha? Thank you so much po. Yes! Magandang gabi. Thank you so and God bless. Thank you. Ayan, naku, pinagmamalaki na. Iba ang galing ng Pilipina. Oh, pulido gumawa. Oo, pulido. Yun nga daw, di ba? Malinis. Mm. Excellent. Yee. At sa oras po naman nating 8:57, eto na inyong mga SF-SF entry. Entry. SF-SF. Entry. O, tingnan mo. Dapat enter. Ganun ba? Enter. Kasi, yun. Di mas ano diba niya. Enter. SF-SF. Oh, yeah. Diba? Mula po sa X. Tingnan mo doon, may voice recognition tayo. Ayaw dito. Pahitik tayo ng pahitik. Tingnan mo.
entry. SFSM! Oh, okay. Gawa ganun. Pauso na naman si Mona. May pagganyan. Anong sabi ng ating mga kaserbisyo? Si Louis Vasco Benamano. Happy Friday evening po sa dalawang handsome Tito Johnson Manabat and Papa Awupas. Ang di malilimutan sa TV, yung MMK, dahil nagtatalo po kami ni ate kung anong title ng kwento. Tapos sa radyo po, yung Dr. Love Music Radio Show sa hapon ni Brother June kapag break time po sa school. Ako ng boses ah, pari ah. Sabi naman ni Fe Martinez, Blessed Friday evening, Daddy Johnson and Papa Owl. Isa ho sa mga TV programs na miss ko ay yung Umagang kay Ganda. Naging bahagi po kasi ito ng bawat umaga ko. Nanunood ako habang naghahanda para sa pagpasok. Yan. Oo, si Jay Sack naman. Magandang evening kasalo, Daddy Jay, Johnson Manabat, and Papa A. Awupas! Isa po sa mga nakakamiss na mga palabas dati ay Palibhasa Lalaki. Abangan ang susunod na kabanata, Home Along the Rilles, na uhuli ang edad natin dito. Sabi naman ni Tita Dulce, Daddy Johnson and Papa Awel, ang programa noong araw na miss ko na ay yung sa Linggo na po sila. With Apo Hiking Society, John and Marsha, Tantarantantang, hindi ko na alam yung Tantarantantang. Sabi ni sina Pugo at Bentot, inabutan nyo ba yon? Hindi ko na ho inabot yan. Parang habang papalayo ng papalayo, nagsimula siya sa Linggo na po sila eh. Naging John and Marsha, atras pa siya, pa-black and white ng pa-black and white yung TV. Ang hanggang... mga TV pa niyan siguro yun, hindi ka ho yung may sinasaran. At may kandado. May disusi yun, ganun. Galing, ano? Yung habang pero lumalayo. Pero ang mga may TV nung araw na ganun eh, ibig sabihin eh, may kaya-kaya na rin sa buhay. Tsaka nakikinaod yung kapitbahay sa bintana. Pag binuksan na ang bintana, doon ka lang. May mga nakasungaw na ano. Correct. Wala kang choice. Kung ano yung pinapanood nila, yun lang ang ano mo. Siyempre, nakikinood ka lang. Alam na maipalipad mo pa na ibang channel. Eh, yung iba pa, isasampa sa balikat para makapanood lang Yun. Si Jay Zach! Ayun, thank you very much sa iyo, ha. Bev H na, Daddy Johnson, Manabat and Papa Awel Pasradio sa Estrenta of Friday Kasalo. When we were still younger, John and Marsha, Palibhasa Lalaki, Chika Chika Chicks, ang bagong kampiyon, Kwarta o Kahon, The X-Files, Judge Judy, Charmed, Charles, ang dami nyo naman pong channel. Parang noon, di ba, onti lang channel. Those are the days, 80s and 90s, time flies. Ingat. Thank you, Bev H. Mama, thank you po. Thank you. Sabi ni Lucas Madamba, hi Sir Awel and Sir Johnson. Ang napapanood ko noon na namimiss ko ay yung Pinoy Big Brother, TGIF, at Going Bulilit. Oy, magkaka-Going Bulilit na. Palete si Lucas Madamba. Diba? Palete siya. Palete siya. Pinoy Big Brother, di ba? Diba? Tapos yun na. Ito naman si Watching Matching, Johnson Manabat, and Awupas. Yung mga sitcom po na abangan ng susunod na kabanata, Palibhasa Lalaki, noon ang daming sitcom. Bakit kaya ngayon parang isa na lang napapanood ko? Siguro po, kaya madaling mapikon na ang mga tao ngayon kasi wala nang nagpapatawa sa kanila. Baka, ano? Pwede rin, no? Kung minsan kailangan din po talaga ng ganyan. Yung bang babalanse. Laughter is the best medicine. Sabi ni Christine Cabell, good PM Daddy Johnson and Papa Awel, na miss ko na pong panoorin na yung mga educational shows like Sineskwela, Hiraya Manawari, Apple and Apple, Matinik at Bayani. Nako, nakatulong po sa akin dati nung nag-aaral po ako. Sana ho maibalik po ito ngayon para sa bagong henerasyon. Ayun, last na sa X kasi baka abutan tayo oras. Elsie Balion, happy weekend Papa Awel and Daddy Johnson. Ang namimiss ko na TV programs ay yung John and Marsha, Home Along the Rilles at Sharon Cunette Show. Ayun. Sa mga nagpadala pa ho ng kanilang SFSF entry ha, marami-rami pa uwi rin. Mamaya babasahin po natin yan. Pero... tayo po'y mag-goodbye muna sa ating mga pinakamamahal na TFC subscribers. Muli, maraming salamat ho sa inyong pagsalo po sa amin. Next week po uli ha. Next week, Friday po ngayon. Kaya magpahinga po tayo this weekend. At kita-kita ho tayo ulit on Monday. Tayo po na may patuloy pa rin mapapakinggan at mapapanood sa pamamagitan po ng radyo sa Estrenta, sa Metro and Mega Manila. At naririn po ang 183 cable providers sa buong Pilipinas at... ang Atel Radio Servicio YouTube channel, kaya dyan lamang ho kayo dahil magbabalik pa po ang... Kasalo! 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 Una, panahon! Sa oras po naman nating 9:04, alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula sa PAGASA. Alamin natin uulan pa po bukas. Sino ba makakausap po natin mula sa PAGASA? Si Tito Dan Villamil ng PAGASA. Tito Dan, magandang evening.
Hindi pa Tito Johnson, papahat sa ating mga tagapakinig dito sa Teleradyo. Ilang airs pa rin ang ating bansa makaranas ngayong gabi hanggang bukas ng mga pag-ulan na dala ng habagat na umiira nga sa western sections ng Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. Asahan natin itong maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, papulok at pagkidlat dito sa areas ng Quezon Province, Mimaropa, Western Visayas at itong ilang areas nga ng Mindanao, particular dito sa Barm, Zamboanga Peninsula, Sokcergen at Northern Mindanao. Kaya patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga nabanggit na lugar. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, kabilang na dyan ang Metro Manila, ay mas maliwala sa panahon na ating inaasahan, maliban na lamang sa mga tsansa ng biglaan at panandali ang buhos na ulan na dulot ng thunderstorms, especially pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Maximum temperature forecast para sa Metro Manila bukas, posibleng umabot ng 33 degrees Celsius, 26 degrees naman dito sa Baguio City at 32 degrees Celsius sa Legazpi City. Sa kalagay ng ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning na nakataas sa anumang baybay na ating kapuluan at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon na ating mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Tito Johnson? Hoy Tito Dan, ikaw ba eh mahilig ka bang nagpapapanood ng TV show or mga radio programs ng araw? Meron ka bang namimiss na programa noon na wala na ngayon na gusto mong mapanood? Opo, so siguro po nung bata pa ako, siguro isa sa mga favorite na shows po yung tumatak talaga sa akin po yung Sineskwela. Ito yung program na kumbaga nakatulong sa akin na mag-i-purso kumbaga yung science. Maging in general, mas interested po sa science. Yung iba kasing bata na wala naman talagang interest sa science, yes, dahil sa Sineskwela. Correct. O diba, nanunood siya. Di nagkakaroon ng interest ang bata. Tsaka parang mas nagiging magaan at mas maganda ang pag-aaral kaysa nagbabasa, diba, ng libro. O kung maganda rin ang magbasa ng libro. Pero kung nakikita mong gumagalaw at ipinapaliwanag sa'yo sa Sineskwela, yung lalo na yung siyensya na mahirap ipasok sa isip, tapos bigkang may visuals kang ganyan. Galing, kita, no? Mo, dahil sa Sineskwela, nandiyan ang mga susunod na mga meteorologists natin, gaya ni Dan Villamil, di ba? Tayo na. Sa Antipolo. Sa Antipolo pala. Itutuloy ko sana kailang baka makatayo. Hindi naman siguro alam ulitin yan. Ulitin mo nga. Tayo na. Sa Antipolo. At doon. Okay, at doon lang. Tito Dan, maraming salamat and happy weekend! Ay, salamat po. Happy weekend po. Thank you. Isa po sa mga weather forecasters ng PAGASA, Tito Dan Villamil. Mga balitang pinag-usapan, ating balikan. Anyari! Tuloy-tuloy tayo sa ilang pa mga anyaring balita. Commissioners ng National Commission for Senior Citizens o NCSC pumirma sa manifesto para daw sa pagbibitiw ni NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano sa pwesto. Lumagda sa manifesto sina NCSC Commissioners Rainier Cruz, Enriqueta Rudeles, Mary Jean Loreche, Edwin Espejo at Raymar Mansilungan para sa panawagan sa agarang pagbibitiw sa pwesto ni Franklin Quijano na kanilang chairman. Yan po'y ginanunsyo sa isang press conference kanina. Para ho sa detalye, makakasalo natin ngayong gabi si Dr. Mary Jean Loreche, isa po sa mga commissioners ng National Commission for Senior Citizens. Dr. Mary Jean Loreche, magandang evening. Si Johnson po and Papa Awel. Kumusta ho kayo? Maraming salamat sa paanyaya ninyo. Magandang gabi din po. Opo. Dr. Loreche, kayo po ba yung same Dr. Loreche from Cebu? From Visayas region? Yes. Ayun. That's me. Kaya pala sabi ko parang familiar ang pangalan ni Doktora. Tapos kayo po pala nasa NCSC na ngayon? Opo. Totoo po yan. Isa po akong bagong commissioner for NCSC. Ako po ay nabigyan ng aking appointment ng October 3 of 2023. Opo. Ang mga miyembro ho ba or official ng NCSC ay required or kinakailangang senior citizen na rin? Opo, mahalaga yun. Isa yun sa pinakamahalagang requirement. Ang ikaw ay dapat senior citizen. Pangalawa ay kailangan ikaw ay
meron ding very active in the organization for senior citizens at may kaalaman ikaw paano sila, yung mga pangangailangan nila. Opo, nung kasing ini-interview namin kay dati, nung medyo matagal-tagal na, parang ang tingin ko sa inyo, bata pa eh. Tapos ngayon eh, nasa senior citizens, National Commission for Senior Citizens pala kayo. Opo, tayo po ay 62 years old na. Papasok na tayo ng 63 very soon. Opo, opo. Eh ano ho bang dahilan? Bakit ho merong manifesto na nananawagan ng pagbibitiw ng inyong chairman, si Attorney Franklin Quijano? Basically, it all boils down to leadership issues. Sa ikli ng panahon na ako ay napasama sa kanila, yung aking mga kasamahan na nauna sa akin actually already had problems with leadership of the current chairman. And ang ano namin dito is very much on the problem that hindi niya ginagalang yung pagiging collegial ng aming commission. Leadership ang issue po ninyo, hindi ginagalang pagiging collegial sa papaano pong paraan? Supposedly, lahat ng mga lalabas na mga memorandum or kaya naman mga kasulatan o mga kontrata na dapat ginagawa sa iba-ibang ahensya, libado man or hindi, kailangan po ito may approval ng ating mga kasamahan sa komisyon because it's a collegial body. And so there are instances, a lot of instances wherein contracts are signed without even the approval of the NBank via an NBank resolution. Ay paano hong nagkakabisa yon kung wala naman po lang pirma ng mga miyembro ng komisyon? That's the whole point po, no? And we have actually brought it to his attention. And apparently until now, hindi pa rin na-address yan because I believe, the chair believes, no, na siya lang dapat yung representative ng NCSC. Bali, ilan ho ang commissioners ng NCSC plus the chairman? Ganun po. 6 plus 1, no? So the seventh person is the chair. So there's 6 of us and 5 of us has called for his resignation. Opo. Meron ho ba kayo, Dr. Lureche, na pwedeng bagitin a specific case or incident na hindi ho nagkasundo ang or walang pirma or pagsang-ayon ng miyembro ng komisyon na ipinurso pa rin ng inyong chairman? Yes. Very specific yung aking ano, yung aking kontrata na pinirmahan ni chair doon sa Cebu, no, sa aking opisina dapat ng aking clustered region. So he went ahead and signed it in November 11, if I'm not mistaken, but I was already the appointed commissioner for that year, no. So October ang aking appointment, pinirmahan niya, he still went ahead with the contract only to find that the contract was not approved by the NBank. Number two, masyadong exorbitant yung ating rental doon. So, yan, I had to request na i-rescind yung contract na yan because we understood na medyo hirap kami sa aming budget. Opo. Tama ho ba pagkaintindi ko, yung kontrata po na binabanggit ninyo was signed by the chairman pero hindi pinirmahan na iba pang miyembro ng komisyon? Yes, that's correct. Ibig kong sabihin, for contracts na mga ganito, dapat dadaan sa NBank para may approval and he will be given the resolution from the NBank, you know, to authorizing him to sign a contract so that that contract becomes legal and binding. Opo. Yun hong manifesto po ninyo ng panawagan ng pagbibitiw ni Chairman Franklin Quijano, saan po ipinadala? Sino hong opisyal ang mag-decide para pakinggan po yung inyong manifesto? Actually, ang NCSC is under the office of the president. And I think late part of May, we sent a letter to the executive secretary, His Honor Lucas Bersamin, seeking an audience. Kasi alam namin na medyo marami na rin naman kaming mga hinanaing na gusto namin makarating sa palasyo. And since hindi naman din nangyari yon, and we understand because there are more pressing problems, hindi lang naman yung sa amin. And so we really had to come out in the open considering na hindi naman na-address yung aming mga problema sa aming leadership ng aming chair sa ngayon. Opo. At Dr. Lureche, yun ho bang mga termino po ninyo, halimbawa kayo bilang commissioner at sa chairman, bilang chairman po ng NCSC, yan ho ba yung mga fixed term or co-terminus ng appointing authority?
Meron po itong mga fixed terms, no? And this, itong mga member natin sa commission are appointed by the president. So halos lahat po yan sila appointed prior to this current administration. And like for example, merong tag-dalawang taon, tatlong taon, apat na taon ang term. Mm-hmm. Ang akin po ang 6 years, so my term ends on the 2029 yata yung akin matatapos. The chair will finish his, actually, kasabay ni Commissioners Edwin Espejo and Oda Cordales, no? That would be for next year, September. So yan po yung aming mga ang aming mga terms, no? Opo. At kung matatapos po ang term ni Chairman Franklin Quijano next year, paano po pipili ba ang presidente, or yan po ay manggagaling sa loob ng komisyon? Kung sino ang existing commissioners? Galing po yan sa palasyo, sa ating presidente. And if we are going to wait for the term of the chair to expire next year, baka marami ng masyadong problema tayong hinaharap, at ayaw po natin na magkaroon tayo ng problema pagdating ng budget hearing. Okay. Remember, yung isa sa ating pinutukoy dito in terms of bakit kami ay nagkaroon ng manifesto and went into the media for help, actually, is the inefficiency and incompetence, including fiscal mismanagement. So yan po yung aming mga hinanaing. And we cannot wait for 1 year, no? Baka naman tuloy-tuluyan na kaming ma-paralyze in terms of our operations, and we will not be able to provide the necessary programs and projects as mandated by law sa trabaho ng NTS. Dr. Loretta, may binanggit kayo fiscal mismanagement. Meron ho ba tayo, o how much money are we talking about? We're talking about, we have actually, if I'm not mistaken, I don't have the figures with me, somewhere along 179 million na dapat amin siya, na dapat gamitin namin. Oh. But apparently, hindi pa namin nagagamit ito lahat because there are problems in terms of yung functions at trabaho ng aming finance division, which is under the leadership of the current chair, no? So, meron naman kasi dapat kaming nakalaan na budget, and yet, hindi natin siya totally nagagamit. Kaya ang tawag sa amin, every time we have a congressional hearing for budget, which is up again this coming October or November, ay low ang aming budget utilization. So, ibig pong sabihin noon, bakit kaya hindi namin nagagamit yung aming pera na nakalaan sa amin? And yet, yung aming mga programa ay hindi napapatakbo ng maayos dahil sa kakulangan ng budget. Opo, ang ibig sabihin po ninyo, Dr. Loretta, meron kayong pondo, hindi question dito kung nawaldas po ba siya, underutilized lamang po yung pondo. Poor, very low budget utilization. Kasi pag sinabi natin low budget utilization, ibig po sabihin may pondo kayo, nilaan ng gobyerno, ibinigay sa inyo. Mm-mm. Ngunit, heto ay hindi mo makukuha hanggat hindi mo masubmit lahat ng mga documents na hinihingi ng Department of Budget and Management. So, ibig pong sabihin, kailangan i-obligate ninyo yan, kailangan na isubmit ninyo yung mga listahan, kung ano yung mga pinaggastusan ninyo, hihingi kayo ng budget para naman sa kunyari, sa salaries and wages, para sa inyong operational expense. So, heto po ay hindi nagtutugma. Opo. At kayo ho ba'y merong regular unbank session? Meron po, kasi mandated by law, once a month meron kami. Opo. And we have been tackling this. We even have special sessions, no? Like last week, heto na nga yung trigger namin kung bakit kami napuno na talaga. Uh-oh. Because we had a special session last week only to discuss purely financial matters. Mm-mm. And nakita namin very glaring during the discussion, during the presentation of the people in charge of our finances. No, doon sa loob mismo. Number one, we have deficit spending. Number two, there's misappropriation of funds. Pangatlo, meron tayong nakikita ang mga transactions na hindi tugma, no, doon sa kontrata at saka yung amount niya. So meron din tayong tinatawag na unpaid accounts payable. So sa to, kailangan natin, hinimay-himay namin yan. And we were expecting na heto ay ma-address ito appropriately and accordingly. Opo. And lastly, Dr. Loretta, wala na hubang chance na by the next unbank session ay magkausap kayo ni Chairman Quijano at maayos kung ano man yung gusto na hindi na umabot po sa kinakailangang pagdedesisyon pa ng Malacanang? Mahirap na po yan kasi una sa lahat, our trust and confidence
sa leadership ni Chair is actually not there anymore. It's very difficult to work in a leader na hindi ka naniniwala na siya ba ay nagpapakatotoo o tama ba yung kanyang mga directives or direction settings para sa amin. All right, Dr. Mary Jean Loreche, maraming salamat po sa oras po ninyo. Pero for your information, kukunin po namin yung side naman siyempre ni Chairman Franklin Quijano para po maibigay niya yung kanyang panig. Ano po? Maraming salamat po, Dr. Loreche. Thank you. Magandang gabi po. Thank you. Good evening. Ang commissioner po ng National Commission for Senior Citizens, si Dr. Mary Jean Loreche. Para ho naman balansi ang kwento, pasagutin po natin yung pinagbibitiw sa pwesto si Chairman Attorney Franklin Quijano ng National Commission of Senior Citizens. Attorney Franklin, magandang evening. Johnson and Papa Awel, kumusta ho kayo? Good evening, Johnson. Good evening, Papa Awel. Good evening sa lahat ng tagapakinig. Siguro po naman, Chairman, narinig po ninyo yung mga parte ng naging pahayag ni Dr. Loreche. Kayo po ay pinagbibitiw na dahil kinukwestiyon ang inyo pong leadership. Ano pong say po ninyo? Alam mo, Johnson, hindi ko narinig ang lahat na sinabi ni Commissioner Loreche. Ngunit gusto ko lang ipaalam sa iyo na medyo naman na kailangan iparating ko rin sa publiko na kanina nagkaroon kami ng commission meeting. Mm-hmm. And we raised all these issues for discussion because we feel that things should be done by the commission internally. Eh, biglang nawala sila at naglaho, pumunta pala sa istasyon. At I think hindi magandang we'll be washing dirty linens in the public na yun naman pala, nagpadala na sila ng sulat last May pa. I was never informed. And the basic element in due process is kailangan confront mo yung mga issues against sa pinagbintangan mo. Mm-hmm. So if you look at the design of the commission na Johnson, mm-hmm. ako yung chairperson at CEO. Sila po ay na-appoint by President Duterte except Commissioner Loreche as commissioners. Mm-hmm. So from that point of view, ang commission po ay broadly nagde-define ng policy, guidelines, rules and regulations, and all that is necessary to make the governance easy. On the other hand, ang CEO ay nagpapatakbo sa trabaho ng commission on day-to-day, lalong-lalo na kung wala kang executive director ngayon. May na-appoint tayo ng acting executive director MDAES, kaya natutulungan tayo kasi lumalaki yung ano natin, yung bureaucracy natin, Johnson. In fact, nung binigyan tayo ng 8 offices last year, napuno po natin ito. At it is because all the efforts of the selection board. Mm-hmm. At siyempre, nasang-ayuna ng ating komisyon. Opo. Of course, I'd like you to know, Johnson, na yung mga pinagsasabi doon sa Cebu na transaction ay even before the commissioner of Region 6 and 7 was appointed, we already deliberated on it. Mm-hmm. At pinoprocure na yan. Of course, pagdating doon sa final procurement and occupation, and doon na si Dr. Loreche. So, I don't think in the middle of the game, gagawin pa natin yung pag-atras dahil andun na yung bidding process. Opo. Na ginawa. Opo. Hey, Chairman. In fact, we were writing the governor for a space. Mm-hmm. Now, ngayon, in terms of expenses po, Johnson, I'd like you to know that ang expenses in this new setting where Dr. Loreche brought the office is much more expensive than the one that was decided upon by the BAC. Opo. And Johnson, hindi po ako sali sa decision kung saan ilalagay yung office kasi opo, may bids and awards committee po. Opo. Akin na lang, Chairman, is because the pressure. Opo. Opo. Yun lang binanggit, yung specific, para lang humasagot yung mga naging pahayag po ni Dr. Loreche kanina. Halimbawa, yung binabanggit po niya na fiscal mismanagement, yung 179 million na underutilized daw pong pondo ng commission. Ano ho ba nangyari? Well, Johnson, the issue of underutilization started
Because we are a newly created office, Johnson. So when we were created, nag-representation kami kaagad sa legislative branch. Wala pa, hindi pa kasali ang budget namin sa NAP. Ngunit binigyan po kami ng Senado ng 25 million just for the startup. Yung 25 million, Johnson, hindi namin magamit-gamit dahil wala po kaming back. So yung mga basic needs na lang ng paper at purchases below 15,000 ang nabibili namin at the time dahil nga walang procurement unit. Wala pa nga kaming selection board. So when the time came na inaprubahan kami ng organizational structure in December of 2021, 2 years passed the creation of the commission, saka pa kami naghanap kung sino ba ang pipili ngayon. Kasi nung nagtanong kami sa civil service, eh ang commission mismo ay hindi makapag-appoint kung walang selection board. So, nanghingi kami ng tulong sa Malacanang at awa ng Diyos naman na kumbinsin ni Malacanang si DSWD na gumawa ng selection para ibigay sa amin ang mga pangalan na shortlist para magkaroon ng regular employee na talaga ang commission. Alright. Alam mo ba kailan yan na nagawa, Johnson? It's going to be November of 2022. So, yung process of using the funds tended to be slow in the beginning kasi wala tayong back at wala ngang selection board. Uh-oh. So it was only in 2023, nyo, last year. Opo, ang sinasabi nyo, Attorney Quijano, Chairman, ay walang mismanagement on your part. I'm sorry to tell you, Johnson, that wrong yung impression ng isang commissioner. But just the same, I was hoping that we will be called by the president or the executive secretary para plansahin itong misunderstanding. Kasi Johnson, earlier on, the same story actually was relayed to Congress. It was the congressman who asked me about it. And so this is the story repeated. Mm-mm. So anong plano? Na-replay na po ito. Opo. Anong plano po ninyo ngayon, Chairman, moving forward na may manifesto na po yung mga commissioners po ninyo? Well, actually, I was hoping na hindi po para sa akin o sa mga commissioners dito, Johnson. If you will notice, we have been talking a lot about the benefits of the senior citizens, the improvements in the management of the senior citizens, and alam mo naman yata, Johnson, that because of our efforts, yung 5% para grocery ay manggaling sa 65 na discount, naging 125 na ngayon weekly, which is 500 a month. Ito po ay efforts because we want the senior citizens to move ahead. Hindi lang yung groceries, Johnson. Alam mo naman na yung centenarian ay tinulungan ng ating Senado at Kongreso and with the efforts of Senator Amy Marcos, yung 80-85-90-95 ay nabibigyan ng longevity cash gift pati na 100. So all these things are actually giving confidence and credence to the senior citizens being a sector in society na mini-mainstream natin at ini-include natin kasi sa haba ng panahon gusto nating maibalik. Apo. Yung status ni senior citizen to really be contributing to nation building. Apo. And Chairman, gaya po nung tanong ko kanina kay Dr. Loreche, since kayo po na may regular unbanked session, hindi ba pwedeng pag-usapan na lang ninyo po ulit bago dumating pa or umaksyon pa ang presidente sa problema po ninyo sa komisyon? Actually, Johnson, I have all the belief na pwedeng pag-usapan. But then the point here is sana po naman open ang lahat. Kasi in a dialogue process, pag hindi open ang lahat, ang mangyari, talagang sarado. So that's why I wrote a letter to the Office of the President asking for a dialogue process. Mm-mm. And if the President through Executive Secretary or whoever is the Deputy Executive Secretary would be able to help in defining the roles. Kasi, Johnson, may mga confused roles. Ang una nito,
nagpadala nga kami sa DBM ng tanong kasi gusto ng mga commissioners na may role sila on the execution side. Eh ako naman, dahil sa may administrative law, sinubmit ko ito sa DBM for DBM to really be the umpire and define to us ano ba ang papel ni executive, ni CEO, ano bang papel ng mga commissioners at paano magkatulungan. Right. Of course, we are waiting na may response si DBM and we are hoping that even the Office of the President or the Executive Secretary will be able to help define to us the roles and functions of all the commissioners, all right, including the chairperson. Right. Chairman, maraming salamat po sa pagsagot sa tawag namin at sana po'y maayos po ang isyong yan dahil baka naman ho sa bandang huli ang masakripisyo, benepisyo ng mga senior citizen. Salamat po, Chairman. Yan nga po ang worry ko, Johnson. That's why I'd like to really ask all my colleagues, let's go into a do-no-harm dialogue for the sake of the senior citizens who are actually excited for all the benefits that they are getting and all the support and the new phase that they have enjoyed. All right. Chairman, maraming salamat. Good evening po at mag-iingat thank po kayo. You. Thank you. God bless. God bless you too. Attorney Franklin Quijano, siya po ang chairman ng National Commission of Senior Citizens. At sa ating pagbabalik, naku, meron pong nag-viral na video noon. Nag-viral siya ulit ngayon. Talaga? Kasi yung boyfriend, sinabi to sa girlfriend, hoy, mag-ipon ka ng pag-aaral mo. O, di nag-ipon. Nag-ipon. Ngayon, viral na naman siya. Sabi niya, hey, I am graduate already. Uh-oh. I have my ipon. Yes, of course. You have your iPhone? I have ipon. Remember what you told me? Of course. Ganon, sabi? Of course, yes. Mukhang maganda yung kwento niya na. Yes, sa pagbabalik ng Kasalo! 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 Kumusta na si Idol? Anong latest? Ayos yan ah! Usapang light sa huntahan! You are! Mga balitang may huntahan. Nag-viral. Ito na nga po. Nananakbo si Monay. Diba? Nag-viral noon ang video na in-upload ni Ivy Gonzaga kung saan pinag-ipon siya na kanyang boyfriend na pangbayad sa tuition para siya ay makapag-enroll. Ang video na ito umabot sa 2.5 million views. Wow. Ang ganda ng angulo ni Ate Ivy. O, maganda pala pag dyan ang kuha ng camera. Gigil. At muling nag-upload ng video si Ivy sa kanyang social media account kung saan siya ay nakagraduate na. Nakalagay sa video ni Ivy, ako yung nag-viral sa sound na to na pinag-ipon ng pera ng jowa ko para may pang-enroll. Graduate na ako ngayon. Talaga naman, hindi natin masukat ang nagagawa ng pagmamahal. Kaya naman, makakahuntaan natin, mas mamahalin natin ang viral graduate natin na si Ivy Gonzaga at yung nag-push-push sa kanya na jowa na si Paul Villanueva. Gigil hug sa inyong dalawa. Ako si Papa Awel at si Daddy Johnson. Good evening, Ivy and Paul. Hello po, good evening po. Nakakatuwa pag pinagsama kayo, Paul, 'di ba? Si Ivy tsaka si Paul. Diba? Paul. Paul. Nakakatuwa naman kayo, congratulations, nag-graduate ka na. Ganyan, 'di ba? Ikaw lang yata, yung iba kasi nagba-viral dahil nga lagi silang may pa-trending. Ito, susundan mo, ang ganda, no, parang bookends. Mm-hmm. Noon at ngayon, 'di ba? Ganun. Noon, balikan muna natin noon kung bakit naka 2.5 views. Magkano na ipon mong pang-enroll? Yung naipon po niya dati, umabot po yun ng 10,000 plus. 10,000 plus. Tapos nakapag-enroll ka ilang years bago ka nag-graduate na? Ano na po, 1 year po kasi nag-enroll ko po yun ng 4th year. Then ngayong June po, kaka-graduate ko lang po. Nakakaloka. Ilan naman na yung views nito from 2.5 views? Ito naman, nag-viral ka na naman dahil doon sa pagka-graduate mo. Ngayon po, parang nasa 3.2 million na po siya ngayon, yung bago po. Kita mo naman, sana pinera na lang nila. Pinera na lang nila. Yung mga views, no? Kung napepera. Pero di ba magiging pera rin yun? Oo, namomonetize. Yun. Ngayon, na-IVIs. Na-IVIs kasi kita mo si Ivy. Anong course na natapos mo? Psychology po. BS Psychology. Wow. Na-psyche mo na ba kagad na magbaviral ako?
Hindi na po. Kakatuwa. Oh, pag tumawa siya, guhit na lang ang nakikita para ding alkansya. Kaya mapag-ipon. Yan lang ba ang first experience mo mag-ipon? O dati talaga nag-iipon ka na talaga, Ate Ivy? Hindi po. Hindi po kasi, parang sa akin po kasi, hindi sa akin yung pag-iipon. Kasi nag-ipon po ako nung bata ko. Then, na-hospital po yung mama at papa ko. Then, sabi po ni mama, huwag na daw po ako mag-ipon. Tapos po ito, last year, namumroblema na po ako sa pang-tuition ko. Tapos, si jowa ko po kasi yung nag-ipon. Uh-oh. Sabi niya po sa akin, tulungan mo ako, magbibilang ako ng inipon ko. Nagbibilang lang po ako, ganun. Hindi naman po ako yung para mahingi. Tapos biglang sabi niya po sa akin, stress ka ba? Sabi ko, opo, stress ako. Biglang sabi niya po sa akin, yan daw po yung gagamitin namin, pang-enroll ko po, para mapag-enroll ako ng fourth year. Nakaka-tots. Tots ako yun. Ibang surpresa yun eh. Para napaka-sincere, tsaka alam mo kung paano, para mas ma-inspire sila. Paano nag-ipon si jowa mo para dyan? Nag-doble trabaho, diskarte, ganun. Ano po kasi, si jowa ko po, mahilig po siya sa mga motor po. Mahilig po siyang magkalikot ng mga motor. Tapos po, nung nakaipon po siya ng konti, ang ginawa niya po, konti-konti po siya nagbibuild ng mga paninda po ng parts ng motor, yung mga pang-change oil po. Tapos kada may magpapagawa po sa kanya ng motor, yung mga labor po, iniipon po niya doon, hinihulog po niya. Tapos yun daw po yung naipon niya. Parang naririnig ko tuloy mananood sa atin, sana lahat ganyan ng jowa, sana lahat yan ng boyfriend, ganun. Eh teka, ang status nyo ba hanggang ngayon jowa pa rin? Opo. Bata pa po. Feeling ko meron kayong dapat mas pag-ipunan. Correct. Soon na po. Ivy, kabahan ka na pag meron na naman siyang pa-video ka tapos nagbibilak ng pera. Stress ka ba? Tapos ang dami na, bungkus-bungkus na. Iba na yun. Level up yun. Magpakasal ka. Ganon. Ay, bakit ka? Magpakasal tayo. Bala ka. Talaga na. Pinag-ipon pala siya para magpakasalin. Diba? Naku, parang malapit na rin yun. Para may pang third video ka na. Ate Ivy, gano'n na pala kayo katagal na ni jowa? 4 years po. Ang ganda, no? Kasi ang ganda nung inyong setup, sa bata ninyo ay nag-iipon na kayo para sa future nyo rin. Sinabi ni jowa, hindi man kita mapag-aral, ito matutulong ko sa iyo, mag-enroll ka. Tsaka alam mo yung in-encourage niya na may mapagtapos. Si Ivy, nakakatuwa. Sa tingin ko, makakabuo kayo ng magandang pamilya. Diba? Sana yung isang anak mo palang apat agad. Bakit apat agad? Hindi, kasi cute lang. Para wala na, isa lang. Isang irihan lang. Gigil ako. Kakatuwa. Saan si jowa ngayon? Camera shy po kasi siya, pero siya po yung nag-iilaw sa akin ngayon. May light man siya. Camera shy siya, kaya lights man siya ngayon. Ganon. Pero maganda nun, hindi ikaw magiging ilaw ng tahanan, siya ang inyong magiging ilaw ng buhay. Kita mo naman, ha? Pasilip lang, kahit gumano lang, di ba nandito? Kahit ano lang, mga kalahati lang. Ganon lang. Paul! Ganon lang, ganyan. Bekeneman! Ako si Paul. Paul! Pamatala! Pamatala ang pinakita! Kukatuwa naman. Yun lang, ganun. Ay, paano, Ivy? Apat na taon na, anong susunod? Limang taon, siyempre. Mag-work po muna kami sa mga kanya-kanyang career. Ayan. May career. Hanggang maging stable na po. Nakakatuwa. Oo. Nakakatuwa. Pero talaga po, ako'y personal na saludo sa inyo. Hinahangaan ko po kayo. Ganyan ang mga istorya na dapat naririnig ng mga Gen Z ngayon. Mm-hmm. Kahit alam ko, mga magulang, yung kanino mga nag-umpukan na mga 20% discount kanina. Paul! Ito, Paul! Paul! Hindi ba si Paul? Paul, naririnig mo ba kami? Hindi mo ba tatanungin kung stress kami? Stress ba to, Paul? Kakatuwa, no, kung ganyan lahat ang jowa. Kumbaga si Paul kasi hindi niya inisip yung sarili lang niya, di ba? Totoo. Nag-iipon siya na mayroon palang paglalaanan na hindi para sa kanya, kundi para sa isa, tama, sa iba. Tama. Ito baka pang teleserye na to. Paul, ano natapos ni Paul? Paul? Yes, boses po. Lang. Ay, boses lang. Boses lang. Parang big brother. Paul, ikaw, Tol, anong natapos mo, pare? Graduating pa lang po ako. Kita mo, pinauna niya. Gagraduate pa lang. Criminology po. Kita mo na. Magiging police pa pala, no? Krimin-
Criminology. Magiging po. Criminology. Oo, yun. Kailan ang graduation ni Paul? Ilan taon pa? Ngayong ano po, next month po, July 21. Oh. Noong gold. Oh, dinamo Ivy yan, hindi na malayo ang pangarap sa katotohanan. Oo. Oh, oh. Konting tiis na lang Ivy. Yes. Gagraduate na lang. Uy, alam mo maganda i-document niyo yan. Baka ngayon dahil 3.5 million na ang viewers niyo, sinusundan yung istorya nyo. Totoo. O Paul, i-upload mo naman yung ikaw ang ano, gumagraduate ganyan. Tapos ano naman? Ivy, paalog ka naman. Ikaw naman yung maso. Huwag ka maingay. Ivy, sandali nga, mag-usap lang kami ni Paul. Paul, isosurpresahin ka ni Ivy, ha? Paano ka dyan? Papaalog yan. Ang bahala dyan. Ivy, ha? Alugin mo na. Alugin mo na. Alugin mo na, ha? Para ano, sundan yung istorya, di ba? Kaabang-abang. Ganyan, di ba? Teleserye ng totoong buhay. E basta mabuhay kayo, manatiling masaya, ituloy ang pangarap, lipad ang pangarap. Pasok, Angeline Quinto. Is. Hindi pwede. Thank you. Oo. Mensahe mo sa hindi sa lahat, kay Paul. Mm-hmm. Ayan, kasi nanonood lang siya, ayaw niya. Anong gusto mong sabihin kay Paul na hindi mo pa nasasabi, ha? Huwag mo yung... Kunwari tayo lang. Wala ibang nanonood, wala ibang nakikinig. Isip, tayo lang. Isipin mo na ganito. Pader lang kami, pader. Ganito. Matagal, nung binigay sa ni Paul yung, ito yung sitwasyon na ako, director ako, ha? Sabing ganyan, Ivy, ganito ang situation. Yung eksenang huli na nakita namin sa serye ninyo ay sinabi sa'yo ni Paul, stress ka ba? Binigay na pang-enroll. Yun pala, yun na yung huling gabi na makita mo siya. Ay? Pero sinusubaybay ang kanya sa labas. Mm-hmm. Ganon. Binabantay ka kasi criminology student. Criminology? Magiging police. Magiging police. Tapos, hindi pa siya nagpapakita sa'yo. Tapos, graduate ka. Mm-hmm. Paul, graduate na ako. Mm-hmm. Ganyan. May background music. Ay, ang ganda! Ang ganda! Hindi police eh. Action. Paano na ako? Yung emotion ko na eh. Paiyak na yung Ivy. Anong gusto mong mensahe? Yan, ganun ko yung situation. A game of Paul. Ready and go. Action. Para kay Paul, kay Bess, gusto ko lang mag-thank you kasi through ups and downs, nandyan ka para sa akin. And gusto kong sabihin sa iyo na magiging makakasama mo ako hanggang sa tumagal tayo, marami pa tayong pagsubok na pagdadaanan. Papangako ko sa iyo na mananatili ako katulad ng pananatili mo sa akin. Yun lang. Cut! Ivy, ang sabi ko, mensahe lang ng graduation. Mensahe ng kinakasal na yan eh. Parang yung sabi na ni Father. Siyempre, advance naman. Change vows na ito eh. Siyempre, sasagot dapat yung lalaki. Hindi naman pwede yung babae lang. Pero hindi nagpapakita, boses lang. Boses lang. Pakinggan po natin, nasa linya ng telepono. Ang tinig ni Paul. Ang mensahe ni Ivy ay nakarating kay Paul. Sasagot naman si Paul. Narito ang sagot ni Paul. Action. Ayun, na Paul. Parang mahina signal. Nasa shy. Paul, anong gusto mong sabihin kay Ivy? Ganon. Matapos mo marinig ito. Ayun po, sana po matapos po, makagraduate po siya, magkaroon po siya ng stable na trabaho para po maganda po yung kanyang kinabukasan po or namin po. Ayun. Ay, di bali, malapit ka nang gumraduate po. Pagbutihin mo at good luck sa kung ano man ang susunod ninyo ni Ivy. Oo. Pag sana maluwag ang schedule namin, gusto namin pumunta sa graduation mo, Paul. Huwag mo pupusasan si Ivy, ha? Oo, ganun. Parang hindi na makawala. malay mo yun ang gusto nila. Naglalaro sila ng pusas-pusasan. Pulis-pulisan. Sabi Ivy, kunwari, pulis na ako. Nahuli kita, itatali ko yung kaliwang kamay mo. Doon sa tapos, yung kanang kamay, ibigay mo sa akin, pak! Ganyan. Sumuko ka na, tapos pumupibingla si Ivy. Tulungan niyo ako. Yung paa, tinali naman sa kaliwang baba. Tinali, hindi posas, tali na. Wala na, dalawa lang yung posas na dala niyo. Ay, baka hihiram doon sa kabaro. Hindi pwede. Yun lang, gano'n. Tapos, yung kanang paa, yun na.
abangan ang susunod na huntahan. Sasara na ang telon. Sasara na ang telon. Hindi na pwede. Hindi na pwede. Patnumay ng magulang. Ay, kailangan. Ay, ay Ivy and Paul, maraming salamat sa inspiration, sa magandang kwento. Sana magmahalan pa kayo ng mahabang panahon, makaipon ng maraming pera. Yes. Tsaka ng memories. Proud kami sa iyo. Saludo kami sa inyo. Actually, saludo kayo. Marami pa sanang Ivy. Iserox nyo nga ang Ivy. At paramihin nyo rin ang Paul. No God. Ivy, no Henry. No Ivy. Habe. No Ivy. Alam mo dito sa kasalo, lumalambot ka talaga. Oo naman. Mukhang kumakawala ka. Si Ivy. Paramihin nyo. Mukhang masaya si no Ivy. Ivy. Oh, masaya eh. Mukhang magkakaposa san mama. Kayo po ang principal sponsor namin. Thank you. Thank you, Ivy and Paul. Thank you. Thank you, Paul. Thank you, Paul. Thank you, Paul. Kakatuwa. Good night. Ganyan ang mga kwento natin. Pababaunan mo ng Friday, I'm sure. Ay, eto pala, sabi po ng mga 20% discount ka na kausap natin, baka naiihinat sila, kakahagik-gik ngayon. Oh. Diba? Salamat po. Ganyan mga kwentong kailangan. Mabuhay kayo. Nakaka-inspire. Naku, meron naman tayo abangang kwento sa nagmamahal besh. Si maya-maya lamang po yan, ha? Yun, Papa? Sa Dadoy? Ating nagmamahal beshi, pakinggan po natin ang kwento na ating beshi na si Ali na confused sa mga gestures ng kanyang bagong kakilalang kaibigan. Dear beshi, eh ba't ganun ang tugtog? Ayun na nga, ayun na. Ay, iniipin kang masyado. Ano mong problema? I-share na yan. I-share na yan. Nagmamahal, Beshi. Dear Kasalo, ako po si Ivy at nakaposas na po ako ngayon. Uy, bakit? Iba yung binabasa mo sa nakasulat. Iba pala, sandali. Ano pa yun? Ako kaloka, si ito si Mon. Ay, ito pala, ito na, tama na pala. 25 years old. Hindi po, ako po si Paul. Ako ang namposas. Ay, hindi po, ito na po. Pinapasailo namin. Totoo na po ito, totoo na. Ay, hindi, ang sabi pala sa akin kanina, yung pabaon daw natin ng Friday. O, di ba? Parang namimiss tayo ng Monday. Sana Monday na ulit. Take Dear two. Kasalo, ako po si Ali. 25 years old, single, at isang call center agent. Minsan po, ay nagpa-part-time ako sa grupo namin ng mga kaibigan kong photographers kapag may shoot sila na natapat sa aking day off. May isang araw po na may pinakilala po ang mga kaibigan ko sa akin na isang lalaki. Itago na lang po natin sa pangalang Clyde. Bago pong miyembro ng team namin, nakiride naman po ako at nakipagkilala kay Clyde hanggang sa naging magkaibigan po kami. Noong unti-unti na po kami nakakakilala, nagugulat po ako na madalas sa kanya dahil sa mga efforts na kanyang ibinubuhos sa akin. Sabi po niya ay gusto raw po kasi niya akong pahalagahan bilang kanyang kaibigan. Pero nakapagtataka po kasi hindi naman po siya ganun sa iba naming mga kaibigan. Sabi pa ng isa naming kaibigan, baka raw may gusto sa akin si Clyde dahil may mga bagay na po siyang ginagawa na hindi naman niya karaniwang ginagawa sa iba. Tanong ko po sana kung ano po ba dapat ang boundaries ng being valued sa being liked. Kasi ayoko pong mag-assume at ayoko pong hayaan yung sarili ko na ma-misinterpret ang kanyang mga actions. Maraming salamat po. Nagmamahal, nakaposas, hindi po. Beshi Ali. Baka parang ano siya, no, yung iba yung nare-receive niyang signal mula doon sa nagpapahalaga sa kanya. Correct. Na natatakot siyang baka hindi yun yung signal na gusto iparating ng isa. Correct. Baka na-misinterpret niya, 'di ba? Ganun. Pero nava-value daw siya o nila-like lang siya. So para siya naguguluhan. Ano pinagkaiba? Ganun. 'Yun ang yun ang gusto niyang tanungin. Pero eto agad, ako lang po bago po natin ipasok po ang ating quotes na mas maganda po talaga na siya ang mag-explain. Kung sa mga panahon na ganyan ang na-experience sa aking pong punto, I just want to enjoy the moment. Hindi ako mag-a-assume na, uy, baka may gusto sa akin to. Eh, kung halimbawa tanungin niya kaya, kausapin niya kaya,
para malino, at least klaro sa kanila. Oo. Kung ano ba yung mensaheng gustong iparating nung isa. Baka may takot na, ay, sa bagay bakit kasi bigla naman? Baka naman siya ang maano. Kasi baka yun yung discarte nung guy. Di ba minsan ayaw natin ng ura-ura. Doon nagmamadali. Ano ba, tayo ba talaga mas gusta? Mas medyo gusto yung ng kaunti. Yes, taking the time, ganun. Mm. Pero ito po, mas importante, chief psychologist ang magpayo sa atin dyan. Nandito po from RPSI ng Perpetual Health Medical Center sa Las Piñas, Yeng Gatchalian. Good evening po. Welcome sa Kasalo, si Papa Awil po, tsaka si Daddy Johnson. Hello. Good evening po ulit. Hi, welcome back. Maganda gabi sa inyong lahat. Thank you. Welcome ako ulit. First, naku, siguro po, napakinggan niyo po si Beshi Ali, di ba? Sige po, kayo na po muna po magpaliwanag kasi ayaw po namin pangunahan yung difference at boundaries ng being valued baka humay at being pa kami liked. Yes. Oo. Dalawa kasi ito eh, no? Yung like, diba? Kung tatagalugin natin siya, gusto. So, ito yung emosyon o yung nararamdaman nung tao na nagkakagusto. So, kapag sinabing you are like, ikaw ay ginugusto. Ah, diba? Naku. Mm-hmm. So, doon muna tayo sa basic natin. From ay, the word po, itself, sa pasensya alaga, na po. Pasensya diba? Na po. Yung hello po. Ayun na nga, tumatalo. Pasensya na po. Ang ganda po ng sinasabi nyo. Pero ang signal po natin ay natalon-talon. Ganun po. Hindi maintindihan. Ay, tumatalo. Opo, pakisabi po dun sa kinabitan yung wifi na kapitbahay, i-restart po. Para, sige. Oo, para mas mali. At sayang yung sinasabi ng ating psychologist. Eh. Nagpuputol-putol po. Eh, excited po si Ali na mapakinggan. Mukhang okay na po ba? Oo. Ayan, yan na, yan na. Yeah. Okay, nice na, na-restart okay na. So ano po, sabi niyo po, yung being valued at being liked, dalawa po, game po. Oo. Yung like kasi, ito yung nararamdaman sa'yo ng tao. Opo. Yung valued, ito yung pagpapahalagang ibinibigay sa'yo. It's more of the quality of the emotion that is being given to you. Yun yung valued. So hindi kasi necessary na hindi lahat ng ginugusto ay pinahahalagaan. No? Medyo masakit yung part na yon. So nakikita natin sa mga halimbawa, paano ba ginagawa ang pagva-value sa iyo? Boundaries mo, o kinakausap ka na maayos, iniingatan ka. Ito yung ilan sa mga paraan para masabing may pagpapahalagang binibigay sa iyo. But it's more of the quality of the emotion that is given to you. Yun yung value. Yung like kasi, we can like, for example, you can like an object, but not necessarily you will give value to it, di ba? So pag ginusto mo yun, pwede at that moment, gusto ko siya, pero pag itas nun, wala na, okay na, di ba? Parang one of those objects that I like or one of those people that I like. So may meron tayong maraming tao tayong ginugusto. Mm-mm. O kahit sa kaibigan, marami tayong kaibigan gusto. Opo. Pero yung iba sa kanila, di ba, iba yung halagang ibinibigay mo. Opo. So, yun yung difference nila dalawa. Opo, totoo po yun. Eh, syempre, hindi po natin alam kung saan puwahan tong at dululo po yung kanila pong pagkakagustuhan at pagpapahalagahan sa isa't isa. Hindi naman po nasabi ni Ali kung nare-return na ibabalik niya yung the same na pagpapahalaga sa kanya para makita naman kung ano yung magiging reaction na pantay pa rin pa kaya ang pagtingin o talagang parang mag-a-advance to the next level yung pagiging like at pagpapahalaga. Sa mamiya. Alam mo, si Aries, ganito. O, kasi dun sa, hello? Opo, opo. Nawawala. Okay na po. Opo. Ayan, okay na. Opo. Ayan, okay na. So, si Aries, kinig siya na, I'm sure, no? Okay na ba? Opo, opo. Tuloy po natin. Opo. Okay. Opo. Nakikinig si Alice ngayon, I'm sure. So Alice, kumbaga parang yung pagpapahalaga kasi hindi yan agad-agad na ibibigay. Minsan it entails, opo, you know, parang pinapalalim muna ang relasyon o pagkakilanlan bago magkaroon ng malalim na pagpapahalaga. Pero opo, hindi ko naman sinasabi hindi ka pinahalagahan. Pero siguro, dun lang muna tayo sa
first step, sabi nga ni Papa Awel kanina, enjoy the moment, di ba? Kung ano yung muna na magkakilala kayo ng store, tingnan mo muna kung ano talaga yung intention niya sa'yo, antayin mo na sabihin niya sa'yo. Pero kung talaga hindi ka na makataste, pati mo talaga yan, di ba? Pwede mo sabihin sa kanya na ito yung napapansin ko at gusto kong malinawan kung ano itong intention mo. Diba? Depende kasi yun kung anong klaseng communication meron kayo, kung gaano kayo ka-open sa isa't isa. Ganun yun. So parang depende pa rin yun sa kung gaano na ba kalalim yung pagsasama ninyo. Hindi rin kasi na-indicate kanina, di ba? Pero just the same, whatever you have right now, alagaan mo yung sarili mo. Di ba? Kung ano man yung relasyon na nabubuo ngayon o kung ano yung nakikita mo sa kanya ngayon, i-enjoy mo yun. At huwag mong kakalimutan na kailangan yung preservation mo ng sarili mo. Nandiyan pa rin. Whether nakikita mo yung nagugustuhan ka niya, no? At kung maaaring nagugustuhan mo na rin. Kasi, syempre, ngayon, nag-iisip ka na kung ano ba yung binibigay niya sa'yo. Which means na nabibigyan mo na ito ng atensyon. At ito ay nagkakaroon na ng impact sa'yo. So baka nagkakaroon ka na rin ng emotional attachments sa kanya. Oh, naku. Doon lang muna tayo. Ano? Tama po. Mukhang doon na nga, ma'am po. Unti, at naobserbahan muna natin at diretso. Pero sana makausap po kayo ni Ali kasi mas maganda personal nyo po ma-understand yung situation. Parang kulang din po yung impormasyon na binigay ni Ali para mas malinawan po natin yan. Saan ba siya nalalike? At ano yung ibig mong sabihin sa pagpapahalaga na binibigay po sa iyo? Di ba po? Dapat ma-quantify? Qualify. Mas ma-define. Qualify. Mas ma-qualify. Thank you po. Andiyan na kayo. Naku, kung hindi, baka na-bash na ako sa quantify. Thank you po sa quantify. Saan na ba po kayo pwedeng mahanap? Ma'am Yeng? Opo, Ma'am Yeng. Oo. Ito yung number namin sa Mind Care Center, sa Perpetual Health Medical Center. Ang cellphone number namin, you can also reach us by 0915-757-4702. Ayan. So, pwede kayo mag-viber sa amin dyan. At pwede mag-alis, no? Kasi, yun nga, depende, gano'n na ba ito kalalim? Gano'n na ba ito katagal? Ano na ba yung communication level ninyo? Para alam din natin, di ba? Kung baga, ilang araw pa lang kayo, tapos tatanungin mo na siya, baka magulat naman yung tao na parang, teka muna, I'm just being nice to you. So, we still don't know, di ba? Yun. Kaya, enjoy the friendship for now. Yes. Thank you po. Maraming salamat po, Miss Yeng Gatchalan. Thank you. Salamat. Happy weekend po. Ingat po kayo. Salamat. Thank you po. Yun. Happy weekend. Thank you. Thank you. Pahabol lang ho yung mga hindi namin nabasa ha. Pasensya na po kayo. Pero thank you. Kina Cheryl, Zoyla, kay Robert Cruz, kay Tita Nona Damian, si Angelo Canyasares, Tita Lina ho. Siyempre, nandyan po si Marvin Riabad, si Liv Lee. Parang bago si Liv Lee. Liv Lee, welcome ho sa Teleradio ha. Amalia Borines, thank you sa mga mensahe po ninyo. At shoutout po dun sa mga senior citizens na nakasama natin kanina sa umpukan. Salamat po, hindi man po kayo makatext. Ramdam po namin ang inyong pagmamahal mula sa amin ni Papa Awel saka ni Dadoy. At paiiwanan po namin kayo ngayong weekend ng inyong paboritong... Ganun na. Thank you very much po. Thank you, Papa Awel. Happy weekend. See you again next week. Mga kaserbisyo muli, maraming salamat sa inyong pagsalo sa amin. Good night. Good night. Happy weekend! Kasalo! Ito po